Masyado naman yata madaling natapos ang hunter exam. Oo. Pero masaya ka ba sa pagpasa mo bilang hunter? Siguradong mawawalan ka na ng libangan sa susunod na taon. Hindi problema yun. Nakakita na ako ng bagong libangan na mas masaya kaysa sa hunter exam. Kaya huwag mo akong alalahanin. Ito ba? Oo, nabali kanina. Siya may gawa niyan? Nakakatuwa siya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto mo siyang panoorin. Sigurado ka? Sa tingin ko'y magiging malaking problema ang batang yan. Kaya kung ako sa'yo, tatapusin ko na siya. Siguro na magiging target ko. Kaya kahit sino ka pa, kapag dumampi ang kamay mo sa kanya, eh hindi kita lulubayan. Alam ko yan. Ang susunod ay ipapaliwanag ko naman sa inyo ang license card. Kapag ginamit ninyo ito, maaari kayong pumasok sa 90% ng mga bansang hindi basta-basta mapapasok ng isang ordinaryong sibilyan. 75% ng mga pampublikong sasakyan sa bawat bansang yon ay pwede kayong sumakay ng walang bayad. Maaari din kayong humiram ng pera sa bangko, kagaya ng malalaking kumpanya. Sa madaling salita, kapag meron kayo dito, ay marami kayong magagawa. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, talagang mahalaga ang license card na pag-aaring ninyo. Ngayon, ipapaliwanag ko naman ang lahat ng detalye at kung paano gamitin ang license card na yan. Ang license card ay gawa sa mga makabagong teknolohiya, kaya hindi yan maaaring gayahin ng kahit na sino paman. Ang kaisa-isang taong nakakaalam kung nasan si Kiluwa ay ang lalaking yun. Pero siguradong aalis na siya bukas sa lugar na to. Kailangan pilitin ko siyang magsalita ngayon. Oh, kamusta na? Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Ang mabuti pa, sumama na lang kayo sa akin, mamasal sa bayan. Shopping tayo. Huwag na lang. Wala na akong pere. Hindi ako interesado. Teka muna. Ano pa bang iniisip niyong problema? Alam niyo namang mga hunter na tayo ngayon, hindi ba? Habang hawak natin ng license card, maaari tayong umutang sa bangko at bili ng gusto natin. Hinihintay pa nila si Gon. Tama ba ako? Kaya pala kahit anong pilit ko, ayaw niyong sumama sa akin. Sige, ako na lang mag-isa lalabas. Paalam. Korap ka. Patawad sa nasabi ko. Masyado ako naging emosyonal. Hindi. Ako nga siyang dapat humingi ng tawad sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yon. Tama ang sinabi mo tungkol sa akin, kaya masyado ako naging emosyonal. Noong una, hindi ko rin matanggap sa aking sarili na magiging hunter ako nang hindi man lang nakikipaglaban. Noong mga oras na yon, hindi ko alam kung paano ko ilalabas ang aking nararamdaman. Pero ngayon ay ayos na ako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging isang mahusay na hunter. Ang mahalaga na lang ngayon ay kung anong mangyayari sa akin bilang isang hunter. Maglalakbay ako sa buong mundo para humanap ng mga hindi pa nadidiscovering nila lang. Gugulatin ko na lang kayo pag nakita tayong muli. Maganda yung naisip mo. Nasisiguro ko sa'yong marami kang nilalang na matatagpuan. Oo. Paalam. Alam mo, Kurapika, hanggang sa mga oras na to, hindi pa rin komportable ang pakiramdam ko. Tungkol kay Gon, hindi ba? Hindi alam ni Gon kung anong hirap ang haharapin niya para maibalik si Kiluwa. Kaya masyado ako nag-aalala sa kanya. Kahit wala siyang ideya, seryoso pa rin siya. Pagsasaayos ng buhay at relasyon ng lahat ng nilalang ang tunay na layunin ng Hunter Association. Ang pagtugis sa mga hindi pangkaraniwan na hayop at pagkolekta ng mga lumang kayamanan ang trabaho ng second class na hunter. Para naman sa mga hunter na nagtukumpay sa isang larangan, ang tawag sa kanila ay single status hunter. Para naman sa malaki ang naitulong sa kasaysayan. Double hunter status ang ibinibigay para sa kanilang nagawa. Pagkatapos doon, ang triple hunter status naman ang ibinibigay sa mga hunter na... Ayos! Tapos na! Sandali lang! Yun ang Gon! Hindi pa tapos ang lechon! Magpapahinga na muna ako! Babasahin ko na lang yung hawak mo! Pangako yan! Maaari mo ba sabihin ko ano ang pinaka-importanting bagay para sa mga baguhang hunter na katulad mo? Ha? Huh? Kung talaga nakinig ka sa mga sinabi niya, sigurado masasagot mo ang tanong ko. Mukha yatang kailangan pa niyang ulitin ang lahat ng sinabi niya para lamang maintindihan mo. Nagkakamali ka dyan, German! Ang mabuti pa, Ginoong Gon, bumalik ka na lamang sa iyong upuan. Ang pagpasa sa pagsusulit ng Hunter Association ay simula pa lamang ng lahat. Ang mahalaga sa lahat ay kung anong magagawa mo kapag ikaw ay isang hunter na. Tama ba? Ginong Chairman!
maaari ka nang umalis. Mabuti na lang at naalala ko yung mga sinabi ni Ginoong sa Totsu. Maraming salamat, sinagip niyo ako. Sige, makikiraan po. Napakahirap talagang pigilan ng batang yan. Opo, ang lahat ng mga bagong hunter na kapapasa pa lamang ay maaaring manatili sa ikatlong palapag ng anex ng gusaling ito. Maraming salamat! Wala na akong panahon para mag-isip ng plano. Kailangan ko na umaksyon. Ha? Sandali lang! Lalabas ako! Ibukas nito! Sandali! Gitara ko no! Sandali, Gon! Yoryo! Kurapi ka! Alam mo naman kahit ano pang gawin mo, eh, hindi sasabihin sa'yo ng taong yan kung nasan si Kilua. At kung sakali man sabihin niya sa'yo, mailalayo mo ba sa kanila si Kilua na nag-iisa? Kaya nga gusto kong subukan eh! Malalagi sa panganib ang buhay mo kapag nakalaban mo ang pamilya nila. Alam mo naman yun, hindi ba? Oo, alam ko yun. Ay, ano bang alam mo dyan? Meron ka pang pamilyang uuwian, hindi ba? Matagal mo nang pinapangarap na magkita kayo ng iyong ama. Ano ba talagang pumasok sa kukote mo at sasayangin mo pa ang pagkakataon na makita muli ang iyong pamilya at hanapin ang iyong ama? Huminahon ka't mag-isip. Kung talagang umalis dito si Kilua dahil sa kanya kagustuhan, wala tayong pagtatalunan, Yoryo. Pero hindi ganun na nakita ko sa mukha niya. Tama ka. Wala nga si Kilua sa kanyang sarili. Parang hindi bukas sa kanyang looban ang ginawa niya dahil kontrolado siya ng kanyang kuya. Kaya lang, sinabi nga sa atin ni Chairman Netero, iniisip lang natin ang bagay na yun at wala tayong ebidensya. Hindi ko kailangan ng ebidensya para magtiwala sa kaibigan! Pupusta ako na hindi na magbabagong isip niya. Kahit mapahamak pa siya. Tama ka, Leorio. Kanina pa tayo nihintay. Ha? Mukha yatang desperado ka na talagang malaman kung nasan si Kilua. Kung ganun, bakit hindi mo ako piliting sabihin sa'yo? Siguro naman ipatas na tayo dahil pareho na ang ating kalagayan ngayon. Sa palagay mo? Wala akong pakialam sa sinasabi mo! Ganito rin ang naramdaman ko noon. Ibang klaseng takot. Ano bang problema? Hinawakan ko lang kamay mo, natakot ka na. Huli na ang lahat. Napag-aralan niya kagad kung anong gagawin ko. Patawad, Hisoka. Kailangan nang tapusin ang kurso lalong madali. Masasabi kong mahusay na ang kapatid kong si Kilua bilang isang professional. Pero kung kakaya sa pakikipaglaban ng pag-uusapan, nagustuhan ko ang pinakita mo sa akin, bata. Tigilan mo na ako! Nasaan pa si Kilua? Hindi na mahalaga kung nasaan pa si Kilua. Tinanggap na niya ang payo ko sa kanya na hindi niya talaga kailangan ng kaibigan. Bilang katibayan, iniwan niya dito tatlong malapit sa kanya. Hindi niya kagustuhan yun! Tatanungin ko siya pag nagkita na kami! Huwag na! Wala nang panahon para itanong pa sa kanya. Dahil sa susunod na gagawin ko, sigurado hindi ka na makakaligtas. Hindi ako makagalaw! Ito ang sasabihin ko kay Kilua. Ang dati niyang kaibigan, wala na sa mundo ito.
Ay, nako. Wala talaga siyang tiwala sa akin. Sandali! Ay. Siguradong nasa bahay na si Kuluwa. Makikita mo siya sa Kukulo Mountain. Kukulo Mountain? Pero, bakit? Gusto mo ba malaman kung bakit nagbago ang isip ko at sinabi ko sa'yo? Meron akong tatlong dahilan. Una sa lahat, ang bahay ng pamilya ng Zolte kaya alam ng lahat ng tao sa bayan yun. Wala kaming tinatagong sikreto. Ang pangalawa, kahit sabihin ko pa sa'yo, siguradong hindi ka makakarating doon kaya wala talaga kaming problema. At ang pangatlo, ang mga taong nanunod sa atin ay nakakaramdam ng takot kaya mas mabuti pa sigurong itigil na lang natin to, hindi ba? At isa pa, sawa na rin ako sa mga taong walang tigil na humahabol sa akin. Kaya mula ngayon, maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Malalaman mo kung nandun ka na. Dahil malaki ang kaibahan mo sa mga taong nakatira sa mundong ginagalawan ko. Kukulo Mountain? Narinig mo na ba yun? Hindi. Walang problema. Madaling malaman yan. Simulan na natin paikutin ang license card. Paikutin? Kapag ginamit mo ang digital pages, makukuha mo ang lahat ng impormasyon sa buong mundo na gusto mong malaman. Ito ang pinakamahalagang bagay na mapagkukunan natin ng datos kapag tayo nagtatrabaho na bilang hunter. Siya nga pala, kapag gagamitin natin ang digital page na ito, sabihin mo paikutin. Ah, hindi ko alam yun ah. Hindi ba binanggit yung kanina sa lecture? Hindi ka kasi nakikinig eh. Ang Kukulo Mountain, isang bundok na nasa isa ng Padokya. Padokya? Nandito. Tama tayo. Ang bansang ito ay tumatanggap ng turista. Mga tatlong araw kapag sumakay tayo sa eroplano. Tatlong araw? Sigurado ka bang tutuloy ka? Kung sakaling mailalayo ko sa kanilang pamilya si Kilua, sa palagay ko ito ng aking tsansa para gawin yun. Habang hindi pa buong pagkatao niya bilang tagapaslang. At saka, sigun lamang ang may kakayahan para gawin yun. Sige. Gagamitin ko rin yung license card ko. Pwede ba? Total, wala namang bayad eh. Teka lang, sandali lang. Heto na, malapit na ako. Meron ka bang pinapaikot dyan? Meron. Ang tungkol sa iyong ama. Ha? Malalaman pa natin yon? Ano bang pangalan ng tatay mo? Jean. Siyempre, hahanapin ko sa listahan ng mga hunter. Anong apelido? Freaks! Jean Freaks, Liorio. Heto na. Manda ka. Hindi pwede. Ano? Bakit hindi pwede? Isa siya sa mga sikretong tao na nakalista dyan. Ang pagbukas ng kanyang datos ay mahigpit na ipinagbabawal ng Hunter Association. Nakarehistro siya sa mga itinatago ng digital network. Kung nililihim ng association ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay pwede itulad sa presidente. Malaki ng kanyang pag-aari. Gon, makakagulat naman ang iyong ama. Higit pa siya sa ating inaasahan. Inaanyayaan ko po kayo dito sa reception hall. Sandali lang ha. Ginaw sa Totsu. Meron ako itatanong. Alam po ba niyo kung ano ito? Ito ay... Nahulog po yan nung nakilala kong tao. Hanggang ngayon pa ay gumugulo pa rin sa aking isip kung yan nga ang license card. Pero iba siya sa aking nakuha. Kahanga-hanga. Isa siyang double hunter. Double hunter? Oo. Sinong taong nakahulog nito? Isang taong nangangalang Kai. Bakit? Ang totoong pangalan ng taong nagmamay-ari nito ay Jean. Ano? Nakikita mo naman ang numero dito, hindi ba? Halos kapareho ng numero mo. Ha? Huh? Ang huling tatlong numero ay nagsasabi ng takda ng pagsusulit kung kailan ka nakapasa. Siya nga pala ngayong taon ay pang 287 na. Ang nakalagay dito ay 267. Noong taon na yun ay isa lamang ang nakapasa. Ang hunter ngayon ay nagngangalang Jean. Maaari mo bang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa taong yon? Aaminin ko na sa'yo, ang taong nakadiscovery sa Ruin of Lolokai si Jean, ang may-ari ng card na yan. Hindi lang yun ang kanyang nagawa, marami pang iba. Itinatag niya ang pagpaparami ng lahi ng lobo na may dalawang ulo. Nadiscovery niya ang minahan ng ginto sa Congo. Maraming grupo ng magnanakaw ang kanyang nahuli. Ang trabaho niya bilang hunter ay walang limitasyon.
ang kanyang mga nagawa ay maaaring ihambing sa pinakamagaling na triple hunter. Pero yun lang ang alam namin tungkol sa kanya. Lahat na yata ng paraan ay ginawa kong makita lamang siya. Siya ay isang misteryo. Pero ang double hunter card na ito ay kaling sa aking ama. Gon, magsisimula na! Oh! Maraming salamat, Ginoong Satotsu. Wala yun. Ginoong Gon? Ha? Wala. Sige! Ibang klase ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na tulungan siya. Ginoong Satotsu, muntik ka na kanina! Oo. Buti na lang at tinawag siya Ginoong Gloryo. Kahit hawak niya na ngayon ang license card, para lamang siyang nagkaroon ng permit. Ang hunter exam ay nasa aktwal na buhay. Muntik na akong madulas kanina. Magandang gabi sa inyong lahat! Ito na ang huling araw ninyo, kaya magpakasaya na kayo! Sige, tama yan. Say cheese! Ayos! Kung ganito lang lagi ang gagawin nila, sana kunin ulit nila ako sa isang taon! Makinig ka nga! Total isa ka ng gourmet hunter, pwede ba ayusin mo yung asal mo? Kaya ka naman sa mga tao dito! Sandali lang, sino kaya nakakahiya sa aming dalawa? Ang ganda mo ngayon, binibining mensa. Maaari ba kitang kunan ng litrato? Bastos ka talaga! Ano akala mo sa akin? Ano kunan ng litrato? Bago ka umasi, tuturuan mo kita ng leksyon para matuto kang gumana sa mga babae! Sandali lang, say cheese! 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 Sigurado kayo, hihiwalay kayong dalawa sa kaibigan ninyong si Gon. Mag-aaral na lang uli ako. Itutuloy ko ang medisina. Kapag ginamit ko ang license card, siguradong hindi na ako magbabayad. Eh, ikaw, Corapio. Ako, siguro'y maghahanap ako ng trabaho para lalo ko pang mainsay ang pagiging blacklist hunter ko. Kung gano'n, ito na pala ang huling gabi na pagsasaluhan ninyo magkakaibigan. Ngayon nakapasa na ako sa hunter exam, kailangan bumalik na agad sa Whale Island para sabihin kay Tiamito. Kaya lang, patawad. Pero pupuntahan ko muna ang lugar na yon. Bueno, paglabas ninyo sa gusaling ito ay pare-pareho na tayo mga hunter. Maaari tayo magtulungan o maaari din naman tayo maging magkakalaban. Basta magtagumpay sana kayo sa lahat ng inyong gagawin at magkita na lang ulit tayo. Sige, maaari na kayo umalis. Paalam, magbalita na lang tayo ha. Sa sandaling panahon, para ang tagal na ng ating pinagsamahan. Siya nga pala. Kung mapapadaan kayo sa aming bansa, sabihin niyo agad sa akin. Papasyal ko kayo sa pinakamagandang lugar doon. Sigurado kaya siya sa pagiging hunter na gusto niya? Sana hindi niyo ako makalimutan. Pasyalan niyo ako! Siyempre! Mag-iingat ka! Chairman! Kayong lahat! Paalam na! Ginoong Satotsu! Maraming salamat! Walang anuman. Ingatan mo sarili mo. Opo! Paalam! Siguro naman naiintindihan mo na. Masyado ko naman nag-aalala. Hindi ko siya gagalawin. Wala akong pakialam sa mga taong labas sa aking negosyo. Siya nga pala. Ano na ang gagawin mo mula ngayon? Magmamasid-masid. Hanggang sa mahinog na ang bubot na bunga. Hindi na ako makapaghintay eh. Siguradong hindi na siya mahinog. Kahit hindi na kami makita pang muli. Dito na tayo maghiwalay! Ang mabuti pa'y mauna na ako, baka maiwan pa ako ng eroplano. Paalam na, Gloryo! Kurati ka! Maraming salamat sa lahat ng nagawa nyo! Masaya ako't nagkakilala tayo! Gloryo! Sige, sabihin mo na. Ikaw nang mauna. Sabay na lang tayong dalawa. Oh. Isa, dalawa. Hindi masama ako ipagpaliban natin ang ating gagawin at maglakbay muna tayo. Sandali! Sandali! Teka! Gon! 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 Ah,
Yoryo! Grabe ka! Huwag mo kami iiwan! Kasama kami sa iyo eh! Kasama kami sa iyo! Magkakadugtong talaga ang ating tadhana. Oo. Kahit ano pa mangyari, sasamahan kita sa padokya. O kahit sa dulo po ng mundo. Tingnan nyo, hindi pa daw ginanap yung huling pagsusulit. Chairman Netero, ginawang sa Totsu! Paalam! Hindi ka maririnig naman ngayon. Ang sarap naman ng biyahe natin. Para tayong mga prinsipe kung tratuhin, hindi katulad nung unang sakay natin dyan. Teka, ano na paggagawin natin? Sasakay na muna tayo ng tren, papunta sa distrito ng Dentra. Tapos gagawa na tayo ng paraan para makapunta sa Kukulu Mountain. Sige! Ha? Ha? Oh. Ibang klase. Hindi naman kaya tayo magkasakit ito? Wow! Ang lambot nito! Wow! Oh, bakit, Gon? Nahirapan akong gumalaw. Napakalambot nitong upuan. Maganda nga yan, Gon eh. Tamang-tama yan para sa pagpapahinga mo. Ha? Sige, pero hindi rin kayo lalabas dito sa loob ng kwarto. Ano? Hindi pwede mamasyal? Anong akala mo sa sarili mo? Baby na dapat bantayan? Pwede ba ako sumama? Bahala ka. Tanongin mo si Kurapika tungkol dyan. Ano, Kurapika? Ano yun? Anong sabi mo, Gon? Wala yun. Para tayo na sa deluxe car. Walang kauga-uga. Pero bakit ganito kaganda ang binigay nila sa ating kwarto? Ito ang sagot sa iyong tanong. Ang Hunter Card? Tama ka. Kinuusap ng Hunter Association ang karamihan sa mga pampublikong sasakyan, kaya madaling makakuha ng reservation ng lahat ng mga Hunter. Sinabi yan doon sa lecture, hindi ba? Sigurado ka? Sigurado ang laman lang ng isip mo ay puro si Kilua. Kaya yan, wala ka nang naiintindihan. Tama na yan, mabuti na lang at maganda itong kwartong ibinigay sa atin. Pero mas maganda pa rin doon sa third class sa kwarto. May alam akong paraan para maramdaman mo yun. Ha? Yung parang nasa third class ka lang. Ha? Ano yun? Madali lang ang gagawin natin, Gon. Ipagpalagay na lang natin ang upong ito ay ang pang third class. Meron nakaharang sa gilid, kaya mahirap humiga. Anong gagawin mo para makatulog ka kaagad? Kung ganun ang sitwasyon, ganito ang gagawin mo. Teka nga muna, bakit pa kung ano-ano pang kalokohan ang iniisip ko samantalang hunter na ako ngayon? Yoryo, nakikinig ka ba? Opo, sir! Nagpakita na rin. Noon nyo kaya si Kinuwa? Oo, yan ang Kukulu Mountain. Diyan nakatira ang mga Zordi, ang pamilyang tagapas lang. Habang tinitingnan kong bundok na yan, parang tumatayo ang mga balahibo ko. Dapat tayong mag-ingat kung hindi mapapahamak tayo. Humanap muna tayo na matutuluyan bago tayo magplano. Oo, tapos magtanong na tayo sa kapitbahay. Hindi na kailangan! Makikipagkita na lang tayo sa isang kaibigan. Anong malay niyo? Baka patuloyin pa nila tayo doon sa kanilang bahay. Bakit parang hindi ka namumroblema? Bago pa naman itong necktie ko! Bumalik ka dito, Gan! Wala pala akong dapat alalahanin. Pupunta kayo sa Kukulu Mountain? Siguro mga turista kayo. Meron dito mga bus na umiikot sa bundok na yon. Para lang makita ang pamilya ng Zordik. Bus na mga turista? Hindi ako makapaniwala. Hindi lang po kami magsa-sightseeing. Pupunta kami para makita ang pamilya. Ha? Maraming turista ang kagaya ninyo, mga bata. Kung ganun, kailangan niyo pa rin sumakay sa bus. Salamat po, Ale! Walang laman! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo at ang napili ninyong bus ay ang The Hard Crime Sightseeing Tour Bus. Ako po ang inyong magiging tour guide para sa araw na ito. Pangalan ko lang po ay Kokulu. Pero mas maganda kung itatawag niyo lang sa akin ay Coco-chan.
Gugu Chan, dito ko si tabi Gugu po. Maraming po salamat. Sana yung maging masaya kayo sa araw na ito. Sigurado mag-i-enjoy ako dito. Coco Chan. Ano po yun? Gaano katagal bago tayo makarating sa Kukulu Mountain, ha? Mga 2 oras po tayong pabiyahe. Narinig mo ba? Anong gusto mong gawin natin ngayon? Cool ka lang dyan. Hindi aalis yung bundok sa kinatatayuan niya. Pagpatuloy mo, Coco Chan. Opo. Kayo na sasabihin ko sa inyo kung anong tapat gawin. Sa mga mukha na lang nila, parang hindi sila turista. Sigurado yun. Bounty hunter yung mga yan. Pumunta sila dito para sa malaking halaga na nakapatong sa ulo ng mga Zordi. Kaya inuulit ko, baka akala nung aling pinagtanungan natin, ay kapareho nila tayo. Habang umaanda ng sasakyan, bawal kayong tumayo o kaya ay tumalikod sa driver. At ngayon po naman, tumingin kayo sa bandang kaliwa. Wow! Ang nakikita nyo ay ang Kukulu Mountain. Diyan nalinirahan ang bantog na pamilyang Zordik. Ang bundok na yan ay patay na bulkan. Merong taas sa 3,722 feet. Sabi nila na patayo dyan ang mansyon ng pamilya ng Zordik. Pero hanggang ngayon wala pa rin nakakita. Ang pamilya ng Zordik ay binubuo ng isang lolo sa tuhod. Lolo, lola, tatay, nanay at meron silang 5 anak. Lahat sila mga profesional na tagapaslang. Ayan, papalapit na tayo sa bundok. Kapag nandun na tayo, pabababain ko na kayo para matignan nyo na mabuti. Wow! Ngayon ko lang nakita yan. Para yata ayaw nila magpapasok sa loob. Ito ang harapang pinto na hardin na pag-aari ng pamilya ng Zordi. Sa oras na makapasok sa loob, siguradong hindi ka na makakalabas ng buhay. Ang tawag na karamihan ay pinto ni Yomi. Anong ibig sabihin ng Yomi? Yun ay ang kabilang mundo. Kabilang mundo? Sandali, Binibini! Itawag mo nila sa akin, Coco-chan. Paano kaya ako makakapasok sa loob niyan? Ang kabila ng pintong yan ay pag-aari na ng pamilya ng Zordik. Kaya hindi ko kayo pwedeng pasya sa loob. Alo? Kaya pala 2 oras lang ang biyahe natin sa bus. Pero masyado pang malayo lugar na to doon sa bundok. Huwag mo sabihin hanggang dito ang pag-aari nila. Tama ka. Mula sa lugar na ito hanggang sa maaabot mga mata mo pag-aari ng Zordik, kasama na rin ang buong Kukulu Mountain. Ang buong lupain na yan, pati bundok, ang laki naman ang hardin nila! Teka lang, Binibini. Binibini? Coco Chan? Ano yun? Sabihin mo na kung paano ako makakapasok sa loob. Sandali, bata. Hindi mo ba narinig ang paliwanag ko? Oo, kaya lang. Pag pumasok ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Bahaya ng pinakamalupit na tagapas lang. Oo, pero... Niloloko mo lang kami! Wala pa rin nakakakita sa bahay na maalamat na pamilya ng Zordik. Oo nga, sa pagkakaalam ko, kahit larawan lang na isa sa pamilya nila, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Totoo ba yun? Nagpasalin-salin lang yun na salita. Ngayon, alamat na. Malay nyo, ang lahat ng tungkol sa kanila ay walang katotohanan. Sandali! Paano niyo bubuksan ang pintong yan? Dinamita! Masasabugin yung pintong yan! Sir, parang yun ang aho. Huwag niyo gawin yan! Napakalupit naman nila! Wow! Hindi man lang nagasgasan! Mas matibay pa pala siya kaysa sa inaakala natin! Oo nga! Grabe naman kayo mga Ginoo! Kung ganun lang ang gagawin nyo, hindi mabubuksan ang pintong yan! Bakit? Ikaw ba ang bantay dito, ha? Buksan mo na yan! Bilis! Hindi ko maaaring gawin yun! Kapag binuksan ko yan, pagagalitan ako ng aking amo! Huwag ka na mag-alala! Hindi magtatagal at mawawala rin ang kinakatakutan mong amo! Sandali lang! Ang pintong yan ay... Mabuti patigilan mo na yung kadadaldal mo! Buksan mo na lang ang pinto! Bilis! Nasa iyo lang pala eh. Ayaw mo pa ibigay. Manong! Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, bata. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo na ituloy yung binabalak.
Huwag niyo akong sisihin kapag nilingan sa inyong masama! Sa wakas, mahuhuli na rin natin sila. Huwag mo ko istorbohin, ha? Ako, huwag mo istorbohin. Ay, sobra na naman ang makakain ni Mike. Masama ito. Mabuti't makapaghanda na. Si Mike? Hindi ba't ang Mike ang pangalan ng pusa? Hindi ko alam. Ah! Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Ay, nako. Hinilin pa naman ni Sir na huwag na pakakainin si Mike nang wala sa oras. Mike! Baka naman tumaba ka! Ikaw talaga! Anong sabi niya? Makinig po kayong lahat. Kapag pumasok kayo dyan sa loob, nasisiguro kong magiging dekorasyon din kayo sa araw ng mga patay. Tama na yung kapapaliwanag mo. Umalis na lang tayo dito. Huh? Ah, excuse me. Alis na po ang bus natin. Sige, mauna na kayo. Ano? Umalis na kayo. Magpapaiwan kami dito. Hmm? Sige, paalam na. Paan na rin ang bus? Kayong tatlo? Matagal ko nang hindi narinig yan, ang salitang pagkakaibigan. Ako nga pala si Zeboro. 20 taon na rin ako nagtatrabaho dito. Pero kayo ang pinakaunang pumunta dito bilang kanilang kaibigan. Natutuwa ako sa narinig ko. Totoo yun. Kung sasabihin ko ito sa harap ng pamilya, baka isumpa niyo na ako. Talagang napakalungkot ng lugar na ito. Wala pa bumibisita dito kahit kailan. Ang pupunta lang dito ay yung mga taong katulad noong dalawang yon. Wala naman silang magawa dahil ito ang pinakamalupit na pamilya. Napakasama ng naisip nilang negosyo. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa pagbisita niyo sa madilim na lugar na ito. Ah, huwag niyong gawin yan. Ah, huwag mo na lang intindihin yun. Kaya lang, hindi ko maaaring buksan ang pinto para padaanin kayo. Ha? Huh? Siguro naman ay nakita niyo na kanina, yung kamay ng isang malaking hayop. Ang pangalan niya ay Mike, tagapagbantay ng pamilya Zordik. Matapat niyang ginagawa ang sinabi ng kanyang master, 10 taon na ang nakakaraan. Kagatin mo ang lahat ng papasok at huwag mong hayaang makalabas pa sila. Kaya lang ay matigas din ang kanyang ulo. Hindi lang kagat ang kanyang ginagawa, kaya't hindi ko talaga kayo mapapapasok. Dahil kayo ay kaibigan ni Master Killua. Kaya ayaw ko magaya kayo sa dalawang iyon. Sandali. Bakit sa inyo walang nangyayaring masama? Hmm? Meron kayong susi dahil pumapasok kayo sa lobby, di ba? Bakit hindi kayo inaatake ni Mike? Siyempre, dahil siyang tagapagbantay dito. Nakakapagtaka ba yun? Pero ang sinabi niya sa atin kanina, ang sinusunod lang ni Mike ay yung utos ng kanyang master at walang ibang makakapagpaamo sa kanya. Ibig sabihin, kahit si Ginong Zeboru, hindi niya susundin. Nagugulan ako dahil ang utos sa kanya ay kagatin ang lahat ng taong papasok sa loob at huwag hahayaang lumabas. Kaya lang, hindi niya nabanggit sa atin na kakagatin ni Mike ang mga taong naninilbihan sa kanila. Napakatalino mo, bata. Ang kalahati ay tama at ang kalahati ay mali. Papasok ako sa loob na hindi gumagamit ng susi. Ang mga susing yan ay para lang sa mararahas na tao. Katulad nung dalawang makulit na iyon. Karamihan sa kanila ay diretso lang sa pagkuha ng mga susing yan na para silang amo ko. Kahit ano ginagawa nila para makapasok sa kabila ng bakuran. Nadadagdagan lang tuloy ang aking trabaho.
Kaya nagpasadya ako ng daanan ng mga taong katulad nila. Ha? Huh? Kapag hindi na nila makayang buksan ang pinto, lumalapit na sila sa akin. Sadya ko namang ihuhulog ang susi para makapasok sila. Tapos bahala na si Mike. Maganda naman ang iniisip ko, hindi ba? Ganun pala. Sandali lang. Aginong Zebro. Kayo ay... Tama ang iniisip mo. Hindi ako tagapagbantay. Tagapaglinis lamang ako na magiging kalat ni Mike. At ang dahilan ko bakit hindi ka gumagamit ng susi at hindi ka inaatake ni Mike ay... Dahil sa... Ang harap na pinto ay hindi nakalak. Tama na naman. Ano? Kahit lang doon ko, hindi mo rin mabuksan! Dahil hindi mo ginamit ang lahat ng iyong lakas. Ano hindi? Malalagutan lang ako ng ugat dito eh. Maari nga. Ang tawag sa gate na ito ay ang pinto ng pagsubok. Kung di mo yan mabubuksan, wala kang karapatan na makita ang mga Zordik. Mabuti pa, panoorin niyo ako. Huh? Nakita niyo naman, pagkabukas ay madali rin sumasara ang pintuan, kaya dapat bilisan ang pagpasok. Pero taon-taon ay bumibikat ang pintuan yan. Kapag hindi ko na kayang buksan ang pinto, mawawala na ako ng trabaho. Hindi ka madaling madadaya, bata. Huwag atakihin ng sino mang tao na papasok sa pintuan yan. Yan ang huling utos kay Mike na kanyang master. Kunti ko nang makalimutan 2 tonelada ang bigat ng isa sa unang pinto. Ha? 2 tonelada? Imposible! Yung isa? 2 tonelada? Oo. Tingnan mo. 7 pinto yan. Kapag nabuksan mo yung isa, doble naman ang bigat noong pangalawa. Doble? Kailangan mong ipunin ang lahat ng lakas mo sa katawan para mabuksan ang pintuang iyan. Noong bumalik si Master Kilua, nabuksan niya hanggang sa 3rd pintuan. Pangatlo? Ibig sabihin 12 tonelada? 16 tonelada. Naintindihan niya na. Mahirap talagang pumasok sa loob niyan. Ang mundong ginagalawa nila ay hindi katulad ng sa atin. Kung ganun ay wala na palang paraan. Meron pang paraan! Huh? Si Kilua, ipabukas natin sa kanyang pinto mula sa loob! Ano? Pare niyo po ba siyang tawagan at sabihin niyo sa kanyang nandito si Gon, si Kurapika at si Miorio? Oh, mahirap yan. Hindi ko maaaring gawin ang bagay na yan, bata. Bakit? Ang gagawin niyo lang naman ay tatawagan si Kilua. Kapag nalaman niyang nandito kami, bubuksan niya yan. Hindi niyo ba pwede gawin yun? Ang hinihiling mo sa akin ay hindi ko maaaring mapagbigyan. Hanggat hindi niyo siya tinatawagan, hindi ako alis dito. Bueno, kahit ano pa ang gawin mo ay... Ano bang magagawa ko? Teka, ano bang ginagawa niya dyan? Mga batang ito? Problema na naman. Pagkagat ng dilim, may lumalabas dito mababangis na hayop. Gon! Kayang-kaya niyo na yan! Gon! Hindi mo kailangan magalit! Hindi ka naman nagugutom ngayon, di ba? Alam kong naghahanap ka lang ng makakalaro. Naghahanap? Ng kalaro? Kalaro nga. Good boy! Suko na ako. Kapag iniwan ko kayo dito, siguradong gagawa kayo ng paraan para makapasok.
Pagkatapos ay kakainin kayo ni Mike. Kapag pinabayaan ko ang mga kaibigan ni Master Kilua, siguradong hindi ako makakatulog ng mahimbing. Halika, subukan natin ang sinabi mo. Talaga? Sabi na nga ba't walang mangyayari? Hindi po ba kayo tumawag doon sa mismo nilang bahay? Hindi. Dahil ang tinawagan ko ay ang kanilang mayordomo. Ang lahat ng kontak na papasok sa pamilya ay kailangan dumaan muna sa kanya. Kahit sinong miyembro ng pamilya ay hindi kaagad makakasagot ng telepono. Makinig ka, Ginong Zebro! Ano? Pwede po bang pakitawagan siya uli? Ako na makikipag-usap sa kanya. Ayos lang sa akin yun. Pero siguradong hindi kanya kakausapin ng matino. Salamat po! Hello, ito ang mayordomo ng pamilya Zodic. Hello, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Gon, kaibigan ako ni Kilua. Maaari po ba siya makausap? Si Master Kilua ay walang kaibigan. Ha? Huh? Hello, ito ang mayordomo ng pamilya Zodic. Hindi ka tama intindihan. Anong ibig mo sabihin? Gusto ko makausap. Si Master Kilua ay walang kaibigan. Hello? Paano mo malasabing wala kaibigan si Kilua? Ibigay mo na sa kanya ngayon ang telepono, pwede ba? Gawin ba ang pangalan mo? Sige, ipagpalagay na natin na merong kaibigan si Master Kilua na Gawin ang pangalan. Pero paano mo mapapatunayan na ikaw nga yung taong yun? Ipakausap niyo lang sa akin si Kilua! Mapapatunayan dahil sa boses mo? Hindi yata ka panipaniwala. Pwede yun! Ipakausap niyo lang sa akin si Kilua! Nakarecord ang boses na yan. Marami kang magagawang paraan para makakopya ng boses. Pero... Ngayon ang sasabihin mo naman sa akin ay mapapatunayan ni Master Kilua kapag nagkita kayo, konti lang ang mga profesional na nakakagaya ng anyo ng ibang tao. Pero posible pa rin. Pwede rin mayroon taong gustong magpaligpit kay Master Kilua at ginagamit niya lang yung taong nagnangalang Gon. Malamang, alam mo naman ang pinagkakakitaan ng pamilya Zordic. Kaya natural lamang na marami silang kaaway. Ang trabaho ng mayordomang katulad ko ay ilayo sila sa mga katulad mo. Hanggat may posibilidad na malagay sa panganib ang buhay ni Master Kilua, wala akong makita magandang dahilan para payagan ka makausap siya. Patawad, kailangan ko nang umalis. Sandali lang! Ano ba yung ginagawa mo? Anong sinabi niya sa'yo, Gon? Ang sabi niya sa akin, wala raw kaibigan si Kilua. At hindi niya raw ako papapasukin dahil baka ako pa ang tumapos kay Kilua. Kung talagang hindi nila ako papapasukin, gagawa ko ng paraan. Delikado ang ginagawa mo! Tama siya! Kapag pumasok ka dyan, siguradong kakainin ka ng malaking pusa! Si Mike yun! Alam ko yun, pero talagang hindi ko sila maintindihan! Pumunta lang ako dito para makita ang aking kaibigan! Pinagdududaan pa nila ako! Hintayin niyo ako dito! Ha? Papasok ako nag-iisa! Hindi ako mapayag! Napakalaki ng hype sa loob na harapin mo! Sigurado mapapama ka! Kayang-kaya ko yun! Ano? Huwag ka magalala, meron pa ang kayo! Anong paraan? Kakainin ka nun! Hindi ako makatiis! Papahama ka lang, kaya huwag ka na makulit! Ginonggon, gamitin mo na ang susing ito! Ha? Yan yung susi doon sa pintuan? Oo, hindi mo na kailangan pang magpakahirap na umakit sa pader. Maaari ka pumasok gamit ang susing ito. Teka muna! Tama ka! Sumasang-ayon ako sa gusto mo, Ginonggon. Sa nilayo-layo ng pinanggalingan ninyo, bakit kailangan pa nilang pagdudahan ng inyong pagkakaibigan? Pero imposible basta ka na lang makapasok dyan. Sinisiguro kong kakainin ka ni Mike. Pero nakita ko kung gaano ka kadeterminado na makita si Master Kilua kaya sasama ako sa pagpasok ninyo sa loob ng bakura na yan. Ano? Anong malay nyo? Kapag sinamahan ko kayo sa pagpasok ay matandaan ni Mike ang lahat na pinagsamahan namin sa loob ng mahabang panahon. Pero medyo delikado pa rin yun. Hindi nyo pwede gawin yan! Ayoko malagay sa panganib ang buhay ninyo ng dahil lamang sa akin! Hindi, sasama ako. Ganun din naman kung magpapaiwan ako dito. Ha? Huh? Kapag pinabayaan ko mapahamak ang mga kaibigan ni Master Kilua, siguradong wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Kung mapapahamak kayo, ako na muna ang mauna. Pasensya na po kayo, Ginoong Zeburu. Hindi ko man lang inisip ang inyong damdamin. Napakabait niya.
kaya niyang pigilin ang galit na naguudyok sa kanya para sa kapakanan ng ibang tao. Malaki ang tiwala niya sa kanyang mga kaibigan, kaya sigurado siyang makakaya nila basta't sila'y magtutulungan. Ibang klase. Ginonggon, gusto mo bang makita ang alaga nila si Mike? Ano? Opo! Kung ganon ay bubuksan ko ang pintuan ng pagsubok. Pagpasok mo ay basdan mong mabuti ang kanyang itsura. Sige po! Oh! Teka, sigurado ko ba dito ang daan? Oo. Sa pinto ng pagsubok ka pumasok, ibig sabihin ay hindi ka isang dayuhan. Meron pa palapit. Yan ay. Siya si Mike. Ano, nakita mo na? Yan si Mike. Siya ang pinakamahusay na nakapagbantay dito sa loob. Palagay ko'y meron kang kakayahan na makipag-usap sa kanya habang kayong dalawa ay nagtititigan. Minememorya na niya ang itsura at amoy ng taong ngayon lamang niya nakita. Wala siyang ibang nararamdaman kahit na anong emosyon. Para siyang isang makina. Eksakto. Kahit na sinong pumasok dito ay aatakihin niya. Basta't hindi dumaan sa pinto ng pagsubok kahit pa ako. Ginunggon, kaya mo bang makipaglaban sa kanya? Hindi ko kaya. Ayoko. Natatakot ako sa itsura niya. Tapat siya sa kanyang sarili. Paano? Lalakad na ba tayo? Ano? Merong bahay na malapit dito para sa mga naninindihan sa pamilya. Mabuti pang doon na lang tayo magkwentuhan. Tayo na! Sikwan! Hindi normal na magkaroon ng bisita dito. Ipapakilala ko kayo. Siya ang aking kasama dito, si Sikwan. Sila ay mga kaibigan ni Master Kilua, si Ginoong Gon, si Ginoong Lorio, at si Ginoong Kurapika. Magandang hapon! Mga kaibigan ni Master Kilua? Talaga? Isipin nyo na lang na bahay nyo to. Pero sigurado akong mahihirapan kayong gawin yun. Bakit niya nasabi yun? Paano mga bata? Pumasok na tayo sa loob. Kayo na lamang ang magbukas ng pinto. Pero kailangan nyo itulak ng malakas. Ako na magbubukas! Ito ay... hindi ko kaya buksan! Ang bigat ng isang pintuan ay 200 kilo. Ako naman! Kita nyo, kayang-kaya... Teka, huwag ka sasara! Madali din itong sumasara, kaya kailangan yung tibayan ng inyong hawak. Bakit naman ngayon mo na sinabi? Halika kayo, pumasok na tayo. Maraming salamat! Ang chinelas! Ang isang chinelas ay may bigat na 20 kilo. Tayo na sa loob. Inom ka. Salamat. Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag ka na magtanong. Ang mabuti pa, subukan nyo na lang uminom. Ano? Mas mabigat siya sa kanyang itsura. Dapat ay lagi ninyong sanayin ang inyong sarili para mabuhay kayo sa mga lugar na kagaya nito. Tama siya. Ang mundo sa likod ng pinto ng pagsubok ay iba sa mundo ng normal na tao. Ang isang hunter, hindi dapat nagpapatalo sa ganitong klase ng pagsubok. Hunter daw? Oo! Kaming tatlong nasa rap nyo ay mga hunter! Talaga? Kalokohan! Ano? Hindi talaga nila alam kung sino karapat dapat nilang pagbigyan. Kaya tuloy madalas nasisira ang pangalan nila eh. Pinapanood ko kayo. Nakita kong hindi nyo mabuksan ang pinto ng pagsubok. Pero alam ko na yun. Kung hindi nyo mabubuksan ang pintong yun, hindi kayo tatagal. Umuwi na lang kayo bago kayo masaktan. Teka, sandali. Kung mabubuksan ko ang pinto ng pagsubok, tatahimik ka na ba? Leorio! Susubukan kong buksan! Hindi ako pwede manahimik dito habang iniinsulto ng isang katulad niya na hindi naman isang hunter! Ako rin! Susubukan ko kahit magpaulit-ulit pa ako hanggang mabuksan ko ang pinto ng pagsubok! Gon! Makinig ka! Kung hindi ko mabubuksan ang pinto, wala talaga ang karapatang makausap ang kahit na sinong miyembro ng pamilya ng Zordik! Alam ko yun. Ang inaalala ko lang naman ngayon ay baka maubusan tayo ng oras nang dahil dito. Ng oras? Tama.
Meron kasing isang makulit na bata na nagpupumilit na hindi ko na muna gagamitin na hunter card ko. Kaya tourist visa lang ginamit natin nung pumasok tayo sa bansang ito. Kung ganon, ibig sabihin, isang buwan lang ang ilalagay niyo dito sa Pudokya. Sa edad niyong yan, mga bata, tama lang ang tagal ng isang buwan. Gusto niyo bang tumigil dito para makapagsanay? Pwede po! Ano sa palagay mo? Opo! Maraming salamat sa alok ninyo. At sa pagtigil dito. O ganon, maaari ba tayong magsimula ngayon? Opo! Opo! Naku naman. Espesyal na pagsasanay yan? Oo. Oh, linisin niyo muna ang bahay bago kayo matulog. Naku, madali lang yan. Ang walis at lapasa ay may bigat na 25 kilo. Sabi na nga ba? Simulan na natin. Isipin mo na lang na taong buhat mo para hindi ko mahirapan. Tama yon. At hindi lang yan. Ang kabuuang bigat ng suot-suot ninyo ay 100 kilo. Tatanggalin nyo lamang ang mga yan sa inyong katawan kung kayo ay matutulog na. Pagbutihin nyo. Simula na natin. Sige. Ano ba naman yung ginagawa mo? Kapupunas ko lang dyan ah. Kung ganito tayo kabagal magtrabaho, abutin tayo ng umaga. Oh, kamusta? Hindi pa ba kayo natatapos? Kapag malinis na dito, simulan nyo na yung itaas. Pagkatapos naman ay yung pangatlong palapag. Espesyal na pagsasanay, ipersahan na itong ginagawa niya sa atin eh. Sana hindi muna siya bumalik. Kilua, papalapit na kami ng papalapit sa'yo. Magkikita rin tayo. Ha? Huh? Yoryo, saan ka pupunta? Yan lang. Ayos ka lang ba? Ay. Parang ngayon lang yata kita narinig na gumaganyan. Talaga? Ba't ka pumayag na manatili sila dito sa looban? Para ba may kakwentuhan ka? Makinig ka muna sa akin. Ang tatlong yon ay kaibigan ni Master Kilua. Pumunta sila sa lugar na ito para lang bisitahin siya. Ayaw mo bang magkita sila? Isa yung kalokohan. Imposible. Hindi mangyayari yan. Alam ko yon. Kaya lang, habang tinitingnan ko si Ginogon, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Mabuti pa, tigilan mo na panganganap mo. Yata masikap ang pagsasanay mo ah. Oo. Gusto ko kasi makita si Kilua sa lalong madaling panahon. Ilang taon na rin na nakalipas, isang blacklist hunter ang pumunta dito. Meron siyang mga kasama. Kaya lang, hindi ko na matandaan kung ilan sila. Ano? Kaya lang, hindi na nila nagawang umabot sa mansyon. At naging pataba na lamang sila ng mga pananim. Baka ganun din ang mangyari sa'yo. Pinaghihirapan mo pa ang katapusan mo. Hindi ka pwede magsalita ng ganyan hanggat hindi mo nasusubukan. Sa mundong ito, mahihirapan kang magtagumpay sa lahat ng bagay. Dapat ngayon pa lang, alam mo na kung saan ang lugar na nababagay sa'yo. Tumigil ka! Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakikita si Kilua! Bahala ka dyan. Manapit na! Lakasan mo pa! Ayoko na. Kaunti na lang at malapit mo nang mabuksan. Paano ba yan, mga bata? Oras na para magtrabaho ako. Hindi ko kaya. Teka, bakit ba ang hirap buksan ang pintong yan? Isipin niyo kung gaano kalakas ang pamilya ni Kilua. Pero alam nyo, 10 araw na tayo nagsasanay. Ewan ko lang kung lumalakas talaga tayo. Alam ko na. Ang isa kayang to. Anong isang yan? Susubukan ko lang kung makakaya kong buksan ang pintong ito gamit ang lakas ng aking katawan. Pero kapag dyan ka dumaan, susugurin ka ni Mike. Hindi naman ako papasok pagkabukas ang pinto eh. Ah, ganun ba? Tumabi ka dyan.
Ngayon, malalaman natin kung talaga lumakas ako. Gusto kong makita ang resulta ng espesyal na pagsasanay. Yorio! Bilisan mo! Darating niya si Mike! Ano? Yorio! Madali ka! Bilisan mo! Ay! Yorio! Wala siya! Nakaalis siya! Nandun siya sa may puno! Kailangan kong gumawa ng paraan. Siguradong susugurin niya si Yorio! Anong gagawin ko? Anong nangyari? Anong ginawa niyo? Ginawa si Juan! Juan! Anong ginawa niya palakuhan? Kasi... Mamaya niyan! Asan si Gon? Sigurado nagpahabol siya kay Mike! Delikado siya! Bakit ako tumakbo at nagpahabol sa kanya? Siguradong aabutan ako ni Mike! Ano ang gagawin ko? Wag! Baka tama si Gon! Hindi siya makakagalaw! Teka muna! Tumahimik kayo! Panoorin niyo to! Gon! Ginawsipan! Anong magagawa natin para pigilan si Mike? Wala! Yan lang ang alam niyang gawin. Kung makakapigil lang sa kanya, ay miyembro ng pamilya ng Zordik. Wala lang akong magagawa! Ang pitong yun. Gon! Gon! Dito! Nandito siya! Napakaswerte mo, bata ka. Eto, abutin mo ang kamay ko. Natutuwa ako. Pero isa itong milagro. Makinig kayong lahat. Ang nakikita niyo ngayon sa inyong harapan ay ang pintuan ng hardin na pag-aari ng pamilya ng Zordik. Sa oras na pumasok kayo sa loob, siguradong hindi na kayo makakalabas pa. Ang tawag dyan, pinto ng kabilang mundo. Teka muna, Coco-chan. Ano yun? Sino ang mga taong yan? Kaya mo yan! Sige, malapit ako! Galing! Nagawa ko! Nagtagumpay ka, Gon. Nagawa na nating lahat. Ayos, pinahangan ninyo ako. 20 araw lang tayo nagsanay. Pero mas magaling pa rin sa akin si Yorio. Umabot sa 2 pinto ang nabuksan niya. Hindi naman, pero siguro ngayon mas malakas talaga ako. Coco-chan, akala ko ba... Ang tawag sa kanila ay mga patay na muli nagbalik sa pagkabuhay. Ano ba yan? Ginong Seburo, Ginong Sikwag, maraming pong salamat sa inyo. Walang anuman, alagaan niyo ang sarili ninyo. Opo. Diretso inyo na lang ang daan niyan papunta sa bundok. Sigurado makikita niyo ang kanilang mansyon sa inyong dadaanan. Sige. Siya nga pala. Aaminin ko na sa inyong hindi pa ako nakapasok sa mansyon. Patawarin niyo sana ako at wala na akong may tutulong. Malaki na po ang naitulong niyo. Sige po, paalam na sa inyo! Sige, sana'y magtagumpay kayo. Kahanga-hanga. Naintindihan mo na ba kung bakit hindi ko mapigil ang mangarap? Oo, kaya lang. Siguradong haharapin pa rin nila ang nakakatakot na panaginip. Sapat ang ating armas. Naisagawa naman ng maayos ang lahat. Kaya lang, isang baguhang mayordomo lang ang umubos sa 100 tao sa loob lamang ng 5 minuto. Hindi ko rin akalain na 10 taong gulang pa lamang ang batang babaeng yun. Sa naramdamang takot, ang taong iyon ay... tumigil sa pagiging hunter at inupahan para maging tagabantay. Oo, patawarin mo ako. Isa akong malaking duwag. Siguro yung naisip ko kung saan talaga nababagay. Halimaw sila. Ang pamilya nakatira sa mansyon, maging ang kanilang mga tauhan.
Pero, malay mo, magtagumpay ang tatlong iyon. Para yatang hindi ko na kayang hintayin pa ang katapusan ng panaginip na yon. Balita ko'y itinutok mo daw kay Mike ang baril para sagipin ang buhay ni Ginoong God. Bata ka pa rin, Sikwan. Sino ka? Ako si Gon. Nandito kami para makita si Kilua. Ang kasama ko, siya si Lloryo. Kumusta? Sigurati ka. Gusto namin bisitahin ang inyong mansyon dito. Malis na kayo. Ha? Ang kinatatayuan nyo ay sa pribadong lugar. Hindi kayo maaaring pumasok na walang permiso. Teka, ang tinatanong lang namin ay ang pangalan mo. Mali naman yata kung hindi mo sasagutin yun. Hindi ako interesado sa kung ano man ang sasabihin nyo. Kaya umalis na kayo. Ano? Ikaw talaga? Sandali lang, Lloryo. Huminahon ka muna. Mayabang ang kulot na to eh. Ulitin ko ang sinabi ko. Umalis na kayo. Ito ay pribadong pag-aari ng pamilya ng Zordik. Hindi kayo maaaring pumasok na walang permiso. Tinawagan ko na sila. At nalampasan na rin namin tatlo ang pintuan ng pagsubok. Itinuro rin sa amin ni Ginoong Zeburo at Ginoong Sikwat ang aming dadaanan. Pero wala pa rin kayo permiso mula sa aming pusina. Kung ganon, sana ko maaaring kumuha ng permiso. Sinabi ko ng kaibigan ako ni Kilua, pero hindi sila naniwala. Pasensya na, hindi ko rin alam eh. Ha? Wala pang taong pinayagan na pumasok dito. Kung ganun, papasok kami ng walang permiso. Mahirap mang isipin. Pwede mo sinugan. Bahala kayo kung ayaw niyo magpapigil. Kapag lumapas kayo sa guhit na yan, baka ito na ang maging katapusan na inyong buhay. Gon! Akong bahala sa kanya! Gon! Bakit mo ginawa yun? Bakit ko ginawa yun? Pinalaan ko kayo eh. Hindi kayo maaaring lumampas sa guhit. Sinasabi mo bang hindi ka pwedeng sisihin sa lahat ng gagawin mo? Maraming beses ko na kayo pinigilan. Mayabang ka! Huwag, Lloryo! Hindi mo kami mapipigilan! Since this is your first time here, I'll let you off with a warning. But next time, you won't be so lucky. Sa guhit, huwag kang lalampas. Ang sakit mo na. Aray. Pinigilan na nga kita, sumugod ka pa. Oo na, hindi kasi ako pasensyoso katulad mo eh. Gon, sa nakita ko doon sa babae yun, kinokontrol pa niya ang kanyang lakas. Oh, siguradong wala pa niya sa kalahati ng kanyang tunay na lakas. Anong sinabi mo? Kinokontrol pa niya ang kanyang lakas? Kung gusto niya talaga tayong tapusin, dapat nung simula pa lang ay ginamit niya ng talim ng kanyang baston. Pero hindi niya ginawa yun at binigyan niya lamang tayo ng babala. Bakit kaya? Merong naikwento sa akin si Ginoong Sikwan. Makalipas ang ilang taon, may isang blacklist hunter na pumunta dito. Nagsama siya ng maraming tao. Lahat sila naubos at wala ni isang nakarating sa mansyon. Ang may gawa kaya nun ay ang babaeng yun? Gon, ganun naman pala nangyari. Eh bakit sinugod mo pa siya? Yung blacklist hunter nga maraming kasama eh. Tayo pa kaya, natatatlo lang. Paano tayo manalaan sa babaeng yun? Mabuti pa, ang gawin na lang natin ngayon ay subukan natin uli. Teka, sandali lang. Baka naman gusto mo mag-isip ng ibang paraan para malampasan natin yung malahalimaw na yun. Mas mabuti pa siguro kung tumalo na lang tayo dyan sa bakod na nakaharang. Huwag na huwag mong gagawin yan. Ha? Huh? Dahil delikado ang iniisip mong yan, Lloryo, kapag hindi tayo sumunod sa mga patakarang na ibinigay ng pamilyang Zordik, nasisiguro kong pararatangan nila tayo ng malupit na kaparusahan. Mukha kang masyadong tahimik, pero walang nakakaalam kung anong naghihintay sa atin sa likod ng bakod na yan. Kaya mabuti pa, balikan na lang natin yung babae kanina. Pasensya na kayo, hindi ako nag-isip eh. Tama siya, kaya ito ang daan na itinuro sa atin ni Ginoong Zeburo. Maliwanag na.
Ano? May naisip ka na bang ideya? Teka. Ang mabuti pa nga siguro ay balikan na lang muna natin yung babae nyo. Tapos doon na tayo mag-isip kung anong gagawin natin. Ay, sige. Tayo na. Wag. Hindi mo dapat ibigay sa akin yan. Hindi ko matatanggap yan. Patawarin mo sana ako. Huh? Hmm? Anong problema, Gon? Tingnan nyo! Hindi ba kay Kiluwa yun? Sigurado may nangyari dito. Oo. Mahirap isipin na maihuhulog lang yan ni Kiluwa. Nagbalik pa kayo dito para muling masaktan? Nagkakamali ka dyan! Miss, wala kaming balak na makipaglaban sa'yo. Ang gusto lang namin ay makita si Kiluwa. Maaring hindi ka maniwala sa amin, pero talagang mga kaibigan kami ni Kiluwa. Kami ang mga kasama niya doon sa Hunter exam. Wala akong pakialam. Kahit ano pa ang dahilan ng pagpunta niyo dito, wala akong pakialam. Sinusunod ko lang ang utos sa aking mga master. Wala nang iba. Kung ganun ang ibig mong sabihin, wala ka palang pinagkaiba doon sa naunang bantay na si Mike. Tama ka. Ha? Paano na to ngayon? Yung una ay isang babala, at hindi na raw yung masusundan. Naintindihan ko. Ang skateboard na yun, kay Kiluwa yun, hindi ba? Oo. Sabihin mo sa akin kung bakit nandyan yan. Ibinigay yan sa akin, ni Master Kiluwa. Ibinigay sa'yo? Bakit? Wala akong alam na dahilan, basta ibinigay niya sa akin. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, bata. Ingat na ingat siya dyan. Kaya imposibleng ibigin niyan sa isang katulad mo. Kung pag-iingat lang ang gusto mong malaman, simula nung bata pa siya, alagang-alaga na niyan. Tumigil ka na! Basta ang malagay, alam po na mahal niya ang skateboard na yan. Kaya talagang hindi mo ako mapapaniwala sa sinasabi mong basta niya na lang ibinigay sa iyan. Ang gusto lang namin ay makalampas dito. Kaya mabuti pa, umalis ka na sa aming dadaanan. Pero makinig ka. Kung sakaling may nangyari masama sa kaibigan namin si Kiluwa, kaya niya naihulog sa lugar na ito ang pinakaiingatan niya skateboard. Sana naman ay wala kang kinalaman. Kung hindi... Anong gagawin mo? Baka hindi namin mapigilan ang aming sarili. Sa pagkakataong ito, baka hindi ka na rin namin mapagbigyan. Sandali lang! Talaga bang ibinigay sa'yo ni Kiluwa ang skateboard na yan? Totoo! Talaga? Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Pwede ko bang malaman kung hindi ka nagsisinungaling? Malalaman mo? Hmm. Ano naman ang gagawin mo para malaman? Gagawin ko to. Kinontrol mo na naman ang sarili mo. Akala ko ba wala nang pangalawang pagkakataon? Nabigo lang ako. Dahil kayong dalawa ay may pabihirang bilis. Pero siguro ay alam nyo na hindi ito ang nararapat na lugar para sa inyong tatlo. Kaya umalis na kayo! Totoo nga. Pinipigilan lang niya ang kanyang lakas. Oo, pero ibang klase ang kakayahan niya. Ang ipinagtataka ko ay kung paano niya nakakayanang pigilan ang kanyang sarili. Kung malalaman ko lang. Makakayanan natin siya lampasan. Tama ka. Pero, kakayanin naman kaya natin yun. Tinan mo mukha niya, parang walang puso. Kung masasabi mo yan sa pamamagitan ng kanyang itsura, hindi na sana ako nagtataka ngayon kung bakit gusto mo maging isang hunter, Lyorio. Lyorio, kurati ka! Huwag na muna kayo makialam. Ako nang bahala dito. Gon! Go!
Are you all right? I'm fine. What's with her? She'll attack a defenseless person without even batting an eyelash. It's just not right. Even though I'm no match for her, I'll fight her with everything I've got. Dirt in my mouth. It's getting hard to tell my blood from my spit. Enough. You have to stop. Please, don't. Tama na! Alam mo nang wala akong magagawa. Hindi kita papayagan. Hindi ka makakalampas sa guhit na to. Imposible! Okay, yung dalawa, pigilan niyo ang kaibigan niyo. Sige na! Sino ka ba? Ano? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Kaya, sino ka talaga? Isa ako sa mga baguhang tagapagbantay sa lupain ng pamilya ng Sordik. Ang iyong pangalan? Ano? Sabihin mo. Isaac Baguhan, na tagapagbantay ng lupain. Hindi na nila ako binigyan ng permisong sabihin yun. Pero, hindi ka rin naman nila pinagbawalan, tama ba ako? Uulitin ko sa iyo ang tanong ko. Anong iyong pangalan? Canary. Ganun pala. Ang pangalan mo pala talaga ay Canary. Sinagot mo na ang tanong mo. Sige na, umalis na kayo. Binibining Canary. Ano? Pumunta kami dito para makita si Kiluwa. Maaari mo ba kaming pagbigyan na dumaan? Si Master Kiluwa ay isa sa pinaka-importanting anak ng pamilya ng Zordi. Hindi siya maaaring makita ng isang ordinaryong tao basta-basta. At isa pa, ang taong katulad mo ay walang karapatang makipagkaibigan sa isang katulad ni Master Kiluwa. Hindi mo kailangan na karapatan para makipagkaibigan. Kagaya ng sinabi ko sa kuya ni Kiluwa, hindi mo kailangan ng karapatan.
Hindi totoo yan! Wala akong alam sa kabilang mundo! Pero sa loob ng bakurang ito, hindi ka maaaring magsalita ng ganyan! Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang posisyon. Merong lugar na hindi ka maaaring pumunta. Kaya ako ang nagpapantay dito. Hindi ka pwedeng basta-basta na lamang papasok sa ibang bahay magbibigay na iyong opinyon! Iyan ang batas sa mundong ito! Binibining Canary. Huwag kang lalapit! Yung kwento mo, tungkol doon sa skateboard na binigay ni Kiluwa, parang nagsisimula na akong maniwala. Kung ganun, ikaw ay... kaibigan ka rin ni Kiluwa, hindi ba? Dahil kaibigan ka ni Kiluwa, nararamdaman mo na kaming tatlo ay kaibigan niya rin. Kaya kinokontrol mo ang iyong lakas. Hindi totoo yan. Kailanman, hindi ako naging kaibigan ni Master Kiluwa. Hindi lang yun. Ang skateboard na yan ay hindi talaga binigay sa akin ni Master Kiluwa. Nung oras na yun. Nabitawan lang ni Master Kiluwa ang kanyang skateboard. Inisip ko lang na ibinigay niya sa akin. Dahil isa lang akong baguhan na tagapagbantay. Hindi ko maaaring gawin kahit sa isip lang na maging kaibigan ng aking master. Dahil magkaiba ang antas ng iyong buhay? Oo. Ako ay kapareho lang ni Mike. Nabubuhay lang ako para sundin ang pinag-uutos ng aking master. Yun ang dahilan. Sino? Ako. Ha? Huh? Ang pangalan ko ay Gonfritz. Kaibigan ako ni Kiluwa. Ang dahilan ng pagpunta ko dito ay para makita siya. Ikaw! Ako ay isang tagapagbantay sa lupain ng pamilya ng Zordik. Ikaw ay si Binibining Canary! Ha? Kahit na ikaw ay tagapagbantay, ang pangalan mo ay Binibining Canary! Nilagay mo ang guhit na yan dahil ikaw ay tagapagbantay lamang. Pero alam kong kahit ikaw ay hindi pa rin nakakalampas sa linyang yan. Bakit kailangan mo ipagpilitan ang ganyang ideya? Dahil yan ang patakaran dito sa loob. Yan ang patakaran? Oo! Paano na si Kiluwa? Ano? Dahil yun ang patakaran. Sinabi ba sa'yo ni Kiluwa na hindi kanya pwedeng maging kaibigan dahil tagapagbantay ka lamang? Bago ka lang dito, hindi ba? Ang pangalan ko po ay Canary, Master Kiluwa. Canary? Ganon. Para sa'yo to. Marami pong salamat pero hindi ko po maaaring tagapin yan. Bakit naman? Tagapin mo na! Hindi po. Masaya na po ako at gusto niyo ibigay sa akin yan, Master Kiluwa. Tanggalin mo na nga yung pastor! Inuha na lang itawag mo sa akin! Hindi nga po maaari. Isa lang ako tagapagbantay at sa Kiluwa ay aking master. Huwag ka naman ganyan! Pwede ba kita maging kaibigan? Pasensya na po kayo, Master Kiluwa. Isa lamang po ako tagapagbantay. Hi. Patawarin niyo po ako. Master Kiluwa. Si Master Kiluwa, napakabait niya makipag-usap sa akin. Pero, binaliwala kong alok niya makipagkaibigan sa akin. Kita mo, hindi ba madali lang? Malaki ang pinagkaiba ninyo ni Mike. Kahit anong pilit pang gawin mo sa sarili mo, meron ka pa rin puso. Nung marinig mo ang pangalang Kiluwa, at sa tuwing binabanggit mo ang Master Kiluwa, ang mga mata mo ay bigla na lamang umaamo. Utang na loob, tulungan niyo ako. Si Master Kiluwa, para niyo ng awa. Ha?
Nakita ko na si Kiluwa. Ha? Oo. Naintindihan ko. Kiluwa! Alam mo bang galit na galit na si Mama sa ginawa mo? Sinabi rin sa akin ni Mama na dapat kitang pigilan kahit anong paraan pa ang gamitin ko. Naintindihan mo ba ako? Ha? Tumigil ka! Aray! Ano? Nagsisisi ka na ba ngayon? O baka naman naubos na rin ang lahat ng lakas mo kaya hindi ka na makapagsalita dyan? Naiintindihan mo ba ako? Kisay! Kamusta kapatid? Magandang umaga! Ano oras na ba ngayon? Naalala ko pa ang ginawa mo, Kiluwa. Ang init! Ako rin! Kaya ka pinagsisiha ko yun! Patawad! Kasalahan ko lahat, kapatid! Kiluwa rin! Paano mo naman nasabi yan? Kulit mo! Kiluwa, meron nga pala ako sasabihin sa'yo. May tatlong taon nagpunta dito. Mga kaibigan mo daw sila. Malapit na nga pala sila doon sa bahay ng ating mayordomo. Nag-aalala ka ba? Hindi naman. Baka naman nasisiraan lang sila ng bait. Anong gagawin mo ngayon, Kiluwa? Alam mo naman na... Kapag tinawagan ko si Mama para utusan ng mayordomo, sinisiguro ko sa iyong hindi magdadalawang isip ang ating mama. At siguradong ito na ang katapusan ng iyong mga kaibigan. Ay! Makinig ka, Milky. Kapag may nangyaring masama sa kanila, tatapusin kita. Rapunzel. Milky, ang mabuti pa itigil mo na yan. Pero Lolo, hindi pwede! Hindi pa rin niya pinagsisisihan ang ginawa niya! Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Kiluwa, umalis ka na dyan. Sige. Sakit! Kapatid, hindi ko pinagsisisihan niya pero patawarin mo ako. Kaya nga pinababayaan lang kita sa ginagawa mo sa akin. Kiluwa, gusto kong makita ni Silva. Si Papa? Sige, nandiyan ako. Sigon, nandito siya. Oo nga pala. Hindi ko pa na ipapakilala sa inyo ang aking sarili. Ako ang mama ni Kiluwa. Ang bata namang ito ay si Karuto. Anong sabi niya? Siya mismo ang... Mama ni Kiluwa. Gaya na pinasasabi sa inyo ng anak ko si Kiluwa, hindi pa ito ang tamang oras para makita kayo. Ano? Maaari na ba kayo umalis ngayon? Teka, ano bang dahilan at hindi siya pwede makipagkita sa amin ngayon? Dahil siya ay nakakulong ngayon sa isang selda. Ha? Ano? Nakakulong? Si Kiluwa ay lumaban sa akin at sa kanyang kapatid. Tapos umalis dito sa bahay. Pero pinagsisiyan naman niya yon at nagbalik siya dito ng kusa. Pumasok siya sa selda nang walang pumipilit sa kanya. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo ay hindi ko alam kung kailan siya makakalabas doon. Nakawala na si Kiluwa! Lolo! Bakit nakikilap ka na naman sa amin? Hindi! Hindi mo pwede gawin yan! Ikatenin niyo ulit siya! Ngayon din! Ay naku, ano bang ginagawa niyo? Ah, pasensya na kayo ha! Kailangan ko na umalis. Mauna na kami sa inyo. Bumalik sana kayo dito. Sandali lang po. Mananatili pa po kami sa bayang ito sa loob ng 10 araw. Maaari niyo po bang sabihin yung kay Kiluwa? Naintindihan ko, bata. Makakarating sa kanya. Paalam. Opo, Mama. Wala akong tiwala sa kanila.
Mukha silang maligno. Hindi ako naniniwalang bumalik dito si Kilua na buka lang kanyang kalooban. Gon, nainis na ako. Ayoko nang bumalik. Sundan na lang natin sila. Pero pag ginawa natin yun, may pakiramdam akong si Binibining Canary ang sisisihin nilang lahat. Ah, totoo yun. Huwag kayong mag-alala. Ha? Akong bahala. Sasamahan ko kayo sa opisina ng mayordomo. Merong telepono doon na maaari kayong tumawag ng diretso sa mansyon. Makakausap pa na ba si Kilua? Kung si Master Zeno makakasagot, maaari. Kaya lang... Ah! Makinig ka muna sa akin! Lolo, sinusunod mo kanyang layaw eh. Kaya naman masyado nang yumayabang ang batang yan. Alam mo naman na espesyal ang iyong kapatid. Milky, ano sa palagay mo ang masasabi mo sa kanyang kakayahan? Siyempre, mahusay. Kung pinag-uusapan natin ang kanyang kakayahan, siya na ang pinakamalakas sa kasaysayan ng pamilya ng Zordik. Kahit si Mama, inaamin naman yun eh. At hindi rin ako tumututol. Pero, bumagsak siya bilang tagapas lang. Mabago-bagong isip eh. Kung magkakaroon ka ng kaibigan, hindi ka nararapat na maging miyembro ng pamilya ng Zordik. Sa madaling salita, ang kapatid ko ay walang karapatan dito. Dahil nasisiraan na siya ng ulo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung pagiging tagapas lang ang pag-uusapan, kahit sino itatapusin ko basta may utos. Lolo! Bago kong bombay, pwede ko ipagmalaki sa inyo. Napakalit lang ng bomba. Pwede natin kabit sa lamok. Pag sumipsip ng dugo ng tao ang lamok na yon, boom! Bigla yung sasabog! Ang galing ko talaga. Ang invention ko ay mas maliit pa sa ordinaryong paputo. Ang problema nga lang, paano malalaman ng lamok ang kanyang target? O, di ba? Ang galing ko, ano? Sa susunod, ako natitingalin sa pamilya ng Zordik, di ba? O, di ba? Ang galing! Ah! Anak ko! Huwag kang malisan ako! Kinuha! Magpapapingiwan! Kinuha! Ah! Ikaw ba yan, Kilua? Kilua, tatayo ka na lang ba dyan? Umupo ka dito. Ah, opo. Balita ko'y nagkaroon ka raw ng kaibigan. Huh? Opo. Anong klase silang tao? Anong klase? Masaya ako kapag kasama ko sila. Ah. Kumusta naman ang pagsusulit? Madali lang. Umalis ka dito. At ang naalala kong sinabi mo ay ikaw ang magdidesisyon sa iyong sarili. Tama ba ako? Tapos sumali ka sa Hunter exam. Tama kayo. Pero wala akong intensyon na maging Hunter. Wala akong pakialam doon. Pero ang sinabi sa akin ni Rumi, sawang-sawa ka na raw sa pagtapos ng buhay ng tao. Totoo ba yun? Bakit naman? Sa inyong limang magkakapatid, ikaw napili kong papalit sa akin. At hanggang ngayon, palagay ko'y tama pa rin ang naging desisyon ko. Kilua, sabihin mo sa akin ngayon, talaga bang pagod ka na sa pagiging tagapas lang? Hindi naman sa ganun. Sa tingin ko'y bagay sa akin ang pinagagawa niyo. Sa tingin mo lang? Ang pagsasanay bilang tagapas lang. Pati na rin ang trabaho. At ang Hunter exam, lahat yung para sa akin ay isang laro lang. Pero, mula nung makasama ko si Gon at yung iba pa,
Bigla ko nun lang naramdaman na mas masaya pala makipagkaibigan. Sigon, sabihin mo nga, kaibigan mo ba ang taong yun? Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawing masama sa iyong kaibigan. Sigon, ni hindi man lamang siya nabigla nung sabihin ko sa kanya na ako ay miyembro ng pamilya ng Tagapaslang. Natutuwa ako sa lahat ng mga pinakita niya sa akin. Hindi siya ordinaryong bata. Hindi ako nakaramdam ng pagkainip nung magkasama kami. Nakakatuwa. Wala siyang katulad. Ibang klaseng tao nga siya. Pero dahil sa nakikita kita na kami. Kiluwa, halika dito. Gusto ko sana magkwentuhan naman tayo. Anong ginawa mo sa pagsusulit? Paano mo siya nakilala? Anong nasa isip mo? Ang lahat na nangyari, gusto kong sabihin mo sa akin. Kiluwa. Sige. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa kapatid mo? Tumigil ka! Kiluwa! Hindi mo pa naririnig ka sa lab sa ina iyong mama! Karuto, anak! Ano ba ginagawa mo? Halika na dito! Opo, nandiyan na mama. Ano ba naman itong si Lolo? Hindi mo lang kumonsulta sa akin! Ang dapat kay Kiluwa pinaparusahan! Masyado siyang magsarili! Gusto daw niya na maging isang ordinaryong bata? Walang ibang may kasalanan nito kundi ang kanyang mga kaibigan! Naku, ang anak mo si Kiluwa! Wala mo siyang nalalaman sa kanyang buhay! Sigurado pa siya sa piling ng kanyang ama! Bakit ganun yung kanyang mama? May nangyari kaya masama kay Kiluwa? Siguro nga. Dahil bigla na lang nagbagong reaksyon ng kanyang nanay. Ewan ko ba? Baka masama ang pakiramdam niya. Master Kiluwa, huwag mo na ituloy. Hindi ko alam kung ano man ang sinabi sa'yo ni Goto. Huwag mo sana akong pipigilan. Opo, Master. Hindi ba dapat pinipigilan mo ko? Opo. Pero ang susundin ko pa rin ay kung ano man ang utos na magagaling sa inyo, Master Kiluwa. Ano nga ang pangalan mo? Canary po, Master Kiluwa. Ikaw pala si Canary. Mag-ingat ka, ha? Canary. Master Kiluwa, magtagumpay sana kayo sa inyong gagawin. At alam niyo ba kung ano'y sinabi ni Gon kay Hanson nung naglalaban sila? Ayaw akong magkasugat sa katawan, pero hindi pa rin ako susuko. Nakakatawa naman pala talaga ang iyong kaibigan. Talaga? At alam niyo ba? Kiluwa, gusto mo ba siya makita? Oh, bakit nagkaganyan ang itsura mo? Sabi mo sa akin. Hindi na lang. Wala naman akong karapatan na makita ang aking kaibigan. Bakit naman? Naging magkaibigan kaming dalawa. Magkaibigan, magkasangga, pero inuwanan ko sila. Kaya ba hindi ka makikipagkita sa kanila? Pero, bakit buong tapang na pumunta sila dito sa ating lugar, imbis na sumamalog nila sa'yo? Imbis na magmukmuka sa lahat ng iyong ginawa, mas mabuti pang sundin mo na kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Isipin mo, Kiluwa, ni minsan hindi pa tayo nag-usap bilang ikaw ay isang anak at ako naman ay isang ama. Pinalaki ako ng aking mga magulang para maging isang tagapaslang. At pinilit naman kita na sundan ang aking mga yapak. Malaki ang pinagkaiba nating dalawa. Ang simpleng bagay na ito ay hindi ko naintindihan hanggang sa umalis ka. Oo, anak nga kita. Pero, may sarili kang pag-iisip. Gawin mo ang gusto mo. Ngayon, kung sakali mapapagod ka, pwede kang bumalik dito, anak. Uulitin ko ang tanong. Gusto mo makita ang iyong mga kaibigan? Naintindihan ko. Mula ngayon ay malaya ka na. Pero, ito lang ang tatanda mo. Huwag mong ipagkalulo ang iyong mga kaibigan. Maliwanag?
pangako. Hindi. Kahit kailanman. Bumalik ka na sa iyong selda. Kiluwa? Hindi. Ah, alis ako! Hindi pwede! Hindi mo ba talaga naiintindihan ang nararamdaman ng iyong mama? Ako at ang lahat ng taong nandirin ko ay nag-aalala sa pagkinagawa mo. Pero tignan mo iyong ugali. Tama na! Hindi ka maaaring umalis dito! Kiluwa! Alis dyan. Buti pang pabayaan mo muna siya. Hindi pwede! Hindi ko palag-alala sa kanya! Alam mo namang ito na ang tamang panahon para malaman ni Kiluwa na siya ang papalit bilang tagapamahala sa pamilya ng Zodip! Ano tinatawa-tawa mo dyan? Ano? Nakikinig ka ba? Alam mo naman pala. Kaya mabuti pa. Tumahimik ka na! Huwag ka mag-alala. Nakita mo naman kung paano ka tinignan ni Kiluwa. Ang galing niya. Dahil natuto siya sa sarili niyang paraan. Tama ba? Ang balang araw, ibabalik siya dito. Kahit gaano kalayo pa ang kanyang marating. Walang ibang lugar na nababagay kay Kiluwa. Babalik siya dito. Dahil siya'y anak ko. Nandito na tayo. Mayordomo mo pala nakatira dyan? Para sa akin, bahay bakasyonan na yan eh. Ang lahat ng mayordomo dito ang naniniraan sa bahay na yan. Ha? Huh? Ibig mo sabihin wala dyan si Kiluwa? Wala. Ang mansyon nila ay malayo pa dito. Ha? Huh? Totoo nga, ang mundong ginagalaw nila iba sa atin. Parang nakaanda sila sa kung ano man ang mangyayari. Oo, at mukhang pinaghandaan talaga nila ang ating pagdating. Canary! Po? Umalis ka na. Opo. Siguro naman hindi nila tayo susugurin. Hindi ko lang sigurado. Alam niyo naman na mas mataas ang posisyon nila kaysa kay Ganon Zebro at doon kay Canary. Bahala na. Basta kailangan nating mag-ingat. Ipagpaumanin ninyo ang inasal ko sa telepono. Kinausap po kami ni Madam kanina umaga. Sinabi niya sa amin na tanggapin namin kayo tatlo bilang marangal na bisita ng pamilyang ng Zordik. Siya yung nakausap ko sa telepono. Nakahanda na po ang gamot para sa inyo sugat. Pumasok na kayo. Mamaya na yan! Nasa si Kiluwa? Gusto ko na sana makita si Kiluwa ngayon. Ikaw si Ginoong Gon, tama ba ako? Naikwento ka na sa akin ni Madam. Tayo na, doon sa loob. Madam, nakarating na po sila dito. Opo. Opo. Maliwanag. Sigurado po yun. Sige po, magandang gabi sa inyo, Madam. Ito ba talaga ang tirahan ng mga mayordomo? Opo, ituring niyong sa inyo ang bahay na ito. Ituring namin sa amin ang bahay? Ang problema ay hindi kami pwede magsayang ng oras dito.
Tungkol sa bagay na yan, ang aming hepe tumatawag na sa mansyon. Maghintay lang po kayo sandali. Ginoong Gon, kumusta na po ang iyong pakiramdam ngayon? Ayos na ako. Mabuti naman. Pasensya na po kayo. Ako nga pala si Goto, ang hepe ng mayordomo. Kung meron kayong kailangan, sabihin niyo lang kagad. Huwag kayong magdadalawang isip. Salamat sa pag-iintindi ninyo. Pero ang ipinunta namin dito ay para makita si Kilua. Kung pwede sana, isamahan niyo kami sa kanilang mansyon sa lalong madaling panahon. Patawad, pero hindi na po yung kailangan. Ha? Bakit naman? Hindi na magtatagal at darating na rin dito si Master Kilua. Darating siya? Sigurado ka? Opo. Maghintay lang po kayo sandali. Ayos! Makikita ko na rin si Kilua! Ano kayo magiging reaksyon niya kapag nakita niyo tayo ngayon? Matutuwa yun. Siya nga pala. Masyadong mahabang oras at sa tingin ko'y maiinip kayo sa paghihintay. Kung gusto niyo, maglaro tayo kahit sandali lang. Maglaro? Opo. Hindi naman ito espesyal o mahirap na uri ng laro. Ipagpalagay na lang natin na ito ang aming seremonya para sa inyong pagdating. Sana naman ay mapagbigyan niyo kami sa larong ito. O, sige. Kung ganun. Handa na po ba kayong lahat? Nasa? Alis sa dalawa may hawak ng barya. Sa kaliwang kamay! Tama kayo. Ngayon naman, bilisan pa natin ng konti. Oh, nasan ngayon ang barya? Mukhang mabilis nga ang ginawa niyang yun, ah. Pero alam ko kung nasan. Sa kaliwang kamay ulit! Ha? Ang galing. Palakpakan niyo sila. Wala na ba mas mahirap pa dyan ng konti? Aba, meron. Siseryosohin natin ng konti sa susunod na laro. Siseryosohin? Ano pa ba yung ginagawa natin? Pampagana pa lang yun na una para sa inyong mga mata. Sa pagkakataong ito, seryosohin nyo na rin ang panunood. O ngayon, nasan? Hindi ako sigurado pero malamang... Sana naman ingatan niyo ang pagsagot ngayon. Ito na ang pampinaling laro. Pampinali? Oo. Pag hindi niyo nahulaan, talo na kayo dito. Ha? Alam niyo, kilala ko na si Master Kilua simula pa nung pinanganak siya. Wala akong karapatan na sabihin ito, pero pareho kami na nararamdaman ng kanyang ama. Aaminin ko sa inyo, galit ako sa inyong tatlo dahil alam kong aagawin niyo na si Master Kilua sa amin. Ha? Kaliwa o kanan? O ano? Nasaan? Sumagot kayo. Kaliwa! Noong nag-uusap kami ni Madam, iba ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang mawawalan siya ng malay habang ibinababa niya ang telepono pagkatapos namin mag-usap. Sa palagay ko, pinayagan na niyang umalis si Master Kilua at sumama sa inyo. Kahit ang pakiramdam niya ay parang binibiyak ang kanyang puso. Magdedesisyon na ako bago siya dumating. Teka muna! Sandali lang. Kapag hindi ka tumigil sa kakulitan mo, mapapahamak siya. Wala siyang pakinabang ni hindi man lang niya nagawa ang kanyang trabaho. Wala siyang karapatang mabuhay. Gon! Makinig ka. Simula ngayon, kung sino man sa inyong tatlo magkakamali ay sisintensyahan ko.
Sasabihin ko na lang sa kanya na umalis na kayo bago pa siya dumating dito. Sasabihin ko rin kay Master Kilua na pumunta na kayo sa malayong lugar. Sa isang lugar na hindi niya maaaring puntahan. Handa na ba? Sisimulan ko na. Nasaan si Kilua? Tumahimik ka. Ha? Alam niyo bang delikado na alagay ng inyong buhay? Kaya, ang magagawa niyo na lang, isagutin na lahat ng itatanong ko sa inyo. Naintindihan ko. Simulan mo na kung gusto mo. Ang bilis! Saan bilis na ngayon? Dito nakikita na isang normal na tao. Yes, imposible na makita. Ano ngayon? Nasaan na? Huwag na sana kayo mag-aksaya ng panahon. Sumagot kayo bago matapos ang bilang na tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na yan. Walang problema. Teka! Nasa kaliwang kamay! Hindi, sa kanan! Sangayon ako! Paano? Tanggal na isa. Gon, kurabi ka. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Eto na. Hindi ko na makita! Nasaan na ngayon? Sa palagay ko, nandun sa kanan. Ah, nandun sa kaliwa! Kahit manghula pa kayo at magbakasakali sa larong ito, nasisiguro kong matatanggal pa rin ang isa sa inyong dalawa. Ang tamang sagot ay ang kaliwang kamay. Isa na lamang ang natitira sa inyo. Kumanda ka. Gon. Galingan mo. Ikaw na lang pag-asa namin, Gon. Heto na, ah. Teka, sandali lang! Ano yun? Baka naman nagsasayang ka lang ng oras, bata. Pag nainip ako, tatapusin ko siya. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sanang mahiram yung kutsilyong pambalat ng prutas. Pwede ba? Huwag kayo mag-alala. Wala akong gagawin masama sa inyo. Sige, kunin mo. Pinadugo niya para mawalang pamamaga. Ay! Ba't mo iniwanan ang posisyon mo? Si Ginonggon ay kaibigan ni Master Kilua at kaya sila pumunta dito para lang bisitahin siya. Hindi yun ang tinatanong ko. Gusto kong malaman kung bakit hinatid mo pa sila dito. Para ba maiwasan ang mga patibong? Dahil sila mga tunay na kaibigan. Ano? Sa Ginoonggon. Nararamdaman kong malinis ang hangarin ni Ginoonggon sa pakikipagkaibigan kay Master Kilua, kaya ako sila sinamahan dito. Ayos! Sige na! Malinaw na ang mata ko! Umanda ka! Eto na. Nasa na? Sa kaliwa! Kapag nagkamali siya. Siguradong talo na kami tatlo. Magaling ka. Ngayon tingnan naman natin ang husay mo. Ano ngayon? Nakinino ang bariya. Gon. Nandito sa mamang nasa likuran namin. Ano? Sigurado ka?
Pinahanga mo kami. Napakagaling mo talaga, bata. Hindi kami makapaniwala. Pambihira ang ginawa mong yun, ah. Toto! Ha? Si Kaluwa! Patawarin niyo sana ako kung nadala ako sa laro natin kanina. Binibiro lang namin kayong tatlo. Sana natuwarin kayo at nalibang sa pagpapalipas natin ng oras. Kung ganon, tinakot niya lang pala kami kanina para magkaroon ng buhay yung laro. Opo. Ha? Huh? Ang haba pala ng oras sa lumipas. Ang galing. Pinahanga niyo ako sa ginawa niyong pag-arte. Muntik na tuloy akong atakin sa puso. Pagpasensya niyo na po kami. Kalimutan mo na yun. Maraming salamat. Ah! Kiluwa! Gone! Natutuwa ako at nakarating kayo dito sa amin. Oo! Oh! Ano nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Ikaw na Kiluwa eh! Sino nga ba yung kasama mo? Ako ko rapi ka, Leorio! Huh? Leorio! Kulit talaga. Ah, siya nga pala. Masyado naman paagad punta niyo dito. Pero mas mabuti mo na tayo paagad. Bakit? Kapag nagtagal pa ako dito, kukulitin lang ako ng pamilya ko. Oh, siya nga pala, Goto. Opo. Makinig ka, ah. Kapag iutos pa sa'yo ni Mama, huwag mo ako susundan. Naiintindihan ko po. Magandang araw, Master Kiluwa. Alis na sila. Ihandaan nyo na lahat. Opo. Opo. Ano? Alis na tayo, Gon? Ah, teka lang muna sandali. Binibining Canary. Huh? Ako kasama ni Kiluwa. Huwag ka mag-alala. Huh? Opo. Alagaan nyo siyang mabuti. Wala kang pakialam. Malisan ka tayo. Ah, Canary. Ha? Huh? Yung gagawin mo. Opo. Master Kiluwa, sandali lang. Ano yun, Goto? Nakalimutan mo na ba sinabi ko? Hindi mo ako mapipigilan. Hindi po, si Canary ay... Master Kiluwa, itong... Oo nga pala. Tago mo yan, Canary. Para sa'yo na yan, paalam. Salamat, Master Kiluwa. Ginong Goto! Meron pa po ba kayong kailangan? Kapag umalis si Kiluwa, mamimiss siya, hindi ba? Hindi. Dahil ang mga mayordomong katulad ko ay walang karapatan na magkaroon ng espesyal na nararamdaman para sa aming mga amo. Sinungaling. Deee! Ginoong Gon? Ha? Huh? Ah. Ngayon, sabi mo kung nasan. Nandun sa kaliwa. Teka. Oo. Isang panlilin lang. Minsan ang mundong ito ay hindi patas para sa lahat ng tao. Sana'y mag-iingat kayo. Utang na loob. Ingatan niyo si Master Kiluwa. Oo! Nalilang din ako ng mga yun! Napakasimple lang pala nung ginagawa nila. Nagalit tuloy ako. Sa palagay ko, ganito lang ang ginagawa nila, Gon. Nasa na? Nasa nga kaya? Nasa kaliwa mong kamay? Teka! Paano? Simple lang yun, Gon. Meron ting isang barya sa dalawa niyang kamay. May itinatago siyang isang barya sa kanan niyang kamay. Tapos ihahagis na sa ere ang isa pang barya. Ipapakita niya sa huhula na nasa kaliwang kamay. Kailangan na niyang gumamit ng tiklik kapag tinanong niya ang mga manghuhula kung nasa ng barya. Kailangan na rin niyang itaas ang dalawa niyang kamay. At ihuhulog ang barya sa manggas ng kanyang damit. Kaya ang matitira na lang ay ang barya na nasa kanan niyang kamay. Tama ang sinabi mo. Nakakagalit nga pala talaga yun. Pero sigurado akong yun na ang huling beses niyang gagamitin ng panlilin lang na yun. Kahit isang laro lang yun, galit si Goto sa mga taong mandaraya. Halata naman sa kanya eh. Kiluwa. Hmm? Mabait na tao sa Ginoong Goto, hindi ba? Paano mo naman nasabi yan? Nararamdaman ko lang. Hindi ko sigurado kung mabait na siyang tao. Basta ayaw niya sa mga mandurugas. Sabi na nga ba eh. Parang hindi siya nakakatakot magalit. Yan ang akala mo. Kapag siya humahabol sa'yo, daig mo pa ang pinangungot. Talaga? Pero natutuwa ako. Bakit naman? Dahil nakita ko ulit si Kiluwa. Ano naman nakakatuwa doon? Ang akala ko kasi hindi na kita makikita muli. Ganon din ako. Akala ko hindi na tayo magkikita muli.
Pero ngayon, magkasama na tayo ulit. Oo, oh, kinayagan na ako ni Papa. Binalaan ko na rin si Goto, kaya wala na tayong problema. Kaya sasamahan kita. Sige! Ano nang gagawin mo ngayon, Gon? Hahanapin mo bang tatay mo o uuwi ka na sa inyo? Hindi. Ibabalik ko na muna ang numerong ito kay Hisoka at bibigyan ko siya ng malakas na tira sa mukha. Hindi ko na muna iisipin ang aking ama at ang pag-uwi sa bahay hanggat hindi ko nagagawa yun. Alam mo ba naman kung nasaan si Hisoka? Ah! Hindi. Ay. Sabi na nga ba eh. Alam ko kung nasaan ngayon si Hisoka, Gon. Ha? Sigurado ka? Oo, at narinig ko yun sa sarili niyang bibig. Nung naglabang kayo? Hindi, pagkatapos nun. Pagkatapos? Oo, kinausap ko si Hisoka bago tayo umalis pagkatapos ng lecture. Maghihintay ako sa siyudad ng York sa unang araw na Setyembre. Ano daw? Sa siyudad ng York? Kapag pumunta ako doon, si Hisoka eh. Oh, sigurado ako na makikita mo siya. Pero ang unang araw ng Setyembre ay kalahating taon pa mula ngayon. Ano bang meron sa siyudad ng York? Ang pinakamalaking subasta sa buong mundo. Tama ka. Magaganap yun mula sa ika-isa hanggang sa ika-sampung araw ng Setyembre. Ang lahat ng espesyal at hindi pangkaraniwang kayamanan ay ipapakita doon. Kaya siguradong magkikita-kita rin ang lahat ng taong masusiba sa kayamanan. Sa araw na yun, ang siyudad ng York ang pinaka-importating lugar sa mga mayayaman. Pati na rin ang Guinea, Dan? Posibleng mangyari yun. Maaari din karamihan sa mga taong pupunta doon ay konektado sa kanilang grupo. Anong gagawin mo, Kurapika? Siguro ay hihiwalay na muna ako sa inyo ngayon. Mabutit nagkita tayo, Kilua. Kailangan ko ng malaking pera para makasali sa magaganap na subasta. Malaking pera? Oo. Maghahanap na lang muna ako ng taong mangangailangan ng serbisyo ng isang hunter. Maganda yan. Kurapika, magkita tayo ulit sa siyudad ng York. Darating ako doon. Sa oras na makita ko si Hisoka, gagawin ko ang aking makakaya para malaman ninyo. Maraming salamat! Bueno, mag-iingat kayo. Uuwi na muna ako. Ikaw din, Yorio! Hindi ba sa simula pa lang ay alam niyo nang gusto ko na talaga maging isang doktor? Kapag nakapasa ako sa kanilang pagsusulit gamit to, siguradong hindi ko nakakailanganin ng malaking pera. Kaya kailangan ko talagang umuwi para makapag-aral. Ganun ba? Mamimiss ko kayo pero wala akong magagawa. Galing naman sana, Yorio! Pangako yan. Sa maiksing panahon na pinagsamahan natin, tinuruan mo kung paano makakuha ng gusto ko. Magkikita tayong muli. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Sa Setyembre, magkita tayo sa siyudad ng York. Sige! Pangako magkikita tayong muli. Ngayon ay biglang dadalawa na lang tayo. Ano nang gagawin natin? Ano? Siyempre, kailangan natin mag-isayo. Ha? Para saan? Dapat magsaya naman tayo. Makinig ka nga! Sa tingin mo ba kung ganyan ka lang kalakas makakaya mong labanan si Hisoka pag nakita kayong dalawa? Kukulakin ang kalahating taon. Siguro nga kahit 10 taon pa. Halika nga, ipapaliwanag ko sa'yo na maintindihan mo. Ito si Hisoka. At ito naman si Anzo. Oh, sige. Ang kakayaan ni Hisoka, ni Anzo, ay hanggang dito sa guhit na ito. At kung ang kakayaan mo naman... Ha? Nandito, dahil kaibigan pa kita. Grabe naman. Eh hanggang saan naman ang kakayaan mo? Ang sa akin! Teka, siguro mga... Ah, hanggang dito. Malamig pa ulo ko niyan. Galing ko talaga. Talaga? Kung ganun, mas magaling pa sa'yo si Anzo! Ano yun? Kilua, napakagaling mo talaga! Huwag ka namang ganyan! Nakakaya, tuloy! Alam mo, hindi ko masabi ang pinagkaiba ng kakayahan ko sa ibang tao. Kung talaga, ayos lang yun! Ang sinasabi ko sa'yo, puro pagtatansya lang. Talaga? Tinatansya mo lang? Pero alam ko namang nakukuha mo kung anong ibig ko sabihin. Habang nadadagdagan ang karanasan mo, lalo kang puhusay sa ginagawa mo. Saka kung marami ka nang nalalaman, mabuti pa itago mo na lang. Para hindi ko mapag-aralan na yung mga kalaban. Ah! Siya nga pala! Talaga mahusay yung si Hisoka, no? Oo. Oh.
Kung hindi mo pepwersahin ang pagsasanay sa anim na buwan, hindi mo siya makakaya. Mm. Gon, ha? Huh? Meron ka bang pera? Ang totoo niyan, ubos na eh. Ako rin, mauubos na. Meron akong alam na makakasagot sa problema natin. Ha? Tignan mo, yun o. Makakapagsanay ka ng mabuti para sa pag-aarap niyo ni Hisoka. Kikita ka pa ng pera. Pusahan natin lugar na yan. Kamusta na kaya sila? Ano na kaya ang pinagagawa nila ngayon? Sa palagay ko eh. May kumikita na malaking pera. May gumagawa na rin ang pangalan sa kasaysayan. May nangangarap na matataas at biglang babagsak. Iba't iba ang mangyayari sa mga aplikante. Pero, isang bagay lamang akin nasisiguro. Ang lahat ng mga aplikanteng yun ay dadaan sa marami at matinding pagsubok. Sandaling panahon man o kahit paabuti ng maraming taon ay siguradong pare-pareho lamang. Pero lahat sila ay makakarating doon. Harapin lang nila ang mga pagsubok. Sa tingin ko, lahat sila ay magugulat. Pero ngayong taon, ang iba sa mga aplikante ay alam na kung anong naghihintay sa kanila. Maganda ang naging resulta ng pagsusulit ngayon. Kung ano man ang gagawin nila, pagdating ng araw na yon, saka na lang natin malalaman kung dapat nga sila maging isang hunter. Nangyayari yung taon-taon, pero ginawang chairman, sobra naman yata. Ano ba sinasabi mo dyan? Walang sino man tagapagbigay ng pagsusulit ang magsusubo ng sagot sa kanyang mga estudyante. Totoo po yun. Pero sigurado ako magiging masaya ito. Bueno. May pupunta po ba kayo? Hindi, matutulas ka. Nandito na tayo, Gon. Yan ang kulisayo sa langit. Wow! Meron yung 251 palapag. Sabi nila, yan ang pang-apat sa pinakamataas na gusali sa buong mundo. Kapag nanalo ko sa laban, babayaran ka kaagad, tapos paakyatin ka sa susunod na palapag. Habang patas ka ng patas, palaki rin ang palaki ang pera mapapalalunan mo. Naiintindihan ko na ngayon. Babayaran ka nila ng babayaran habang kaya mong lumabad. Tama! Hindi mo kailangan pwersa na sarili mo umakyat sa itaas para makaipon ng pera. Paano yan? Naubos na lahat ng pera natin dahil binayad na natin sa tiket. Kaya sigurado magsisimula tayo sa wala. Hmm. Tayo na! Hmm? Ha? Lahat sila'y mukhang magagaling. Kala mo lang yun. Talaga? Oo. Maligayang pagdating sa Coliseo sa langit. Sulatan niyo lamang ang inyong application. Ayos! Huh? Ha? Ano kaya yun? Sige! Isang bata lang yun na makulit. Ha? Hindi naman po mahirap ang patakaran. Basta mapabagsak niyo lang ang kalaban kahit anong paraan pwede niyo gawin. Alam na namin ang patakaran. Alis na tayo. Opo, Aster! Sino kaya ang taong yan? Ang susunod ay, sulat mo sa punto ng karalasyon sa pagkakalaban para umangat kagad ang ating sulatan baitan. Sulatan niyo lang po ang application. Madali lang yung patakaran. Basta mapabagsak niyo ang kalaban kahit anong paraan pwede niyo gawin. Bago. Naalala ko tuloy na karan. Ano? Nanggaling ka na dito, Kinuha? Oo. Kumain ng tungkulang pala ako. Iniwan ako dito ng tatay ko nung walang pera. Bumalik na ako kapag nakarating na ako sa ikadalawang taong palapag. Inamot din ako ng 2 taon. Ano? 2 taon? Bakit ka nagulat sa sinabi ko? Kung ang kakalabanin mo ay tutulad ni Hisoka, dapat lang na malampasan mo ang 200 palapag na yun. Ah, tama ka. Ang manlalarong may numero 1973 at 2055 pumatakay sa ranking. Ha? Ako na yun! Nakakaramdam ako ng nervyos! Gon, kung hindi ako nagkakamali, nalampasan mo ang 7 ng pagsubok. Mm. Kaya huwag kang mag-alala. Dapat mo lang gawin na eh. Ano? Sigurado ka? Kayong dalawa, lumapit kayo! Tingnan niyo, may paslit na kasali. Oo, oh, siguradong iiyak yan na parang sanggol mamaya. Tata! Naharapin na ng nanay mo!
Seryoso ka ba sa lapag ito? Oo, seryoso ako. Bakit mo tinanong? Huwag mo akong sisihin kapag nalumpo ka. Swerte naman ang lalaking yan. Kaya mong pabagsakin ng bata yan kahit sa isang suntok lang. Ang lapag dito sa unang palapag ay para makita ang kakayahan ng mga manlalaro. Kailangan niyo maipakita sa ating huwes ang lahat ng inyong makakaya sa loob lamang ng 3 minuto. Ano? 3 minuto? Masagin ko ka lang. Ngayon, ang laban ito. Simulan na! 1 segundo. 2 segundo. Kailangan ko lang siyang itulak na malakas. 3 segundo! Huh? Ang galing! Ha? Huh? Hindi ko akalain gano'n na pala ako kalakas. Anong klaseng nilalang yung batang yan? Hindi siya tao, isa siyang halimaw. 2055. Ha? Ano yun? Pumunta ka na sa 50th palapag. Galingan mo pakikipaglaban, ha? Sige. 50th palapag na raw ako. Sige po! Numero 2054 at 2039, pumunta sa next egg. Ayos! Galingan mo rin! Panis na sa akin to! Makinig kayo dalawa! Sumigaw din kayo para sa kaibigan ko si Kiluwa! Ah, oo. Sisigaw ko hanggat makakaya ko para lang sa kanya. Ang galing mo! Ginoong Kiluwa! Talaga! Huh? Umabot ko na sa 200th palapag nun, ah. Hindi pa rin nagbabago ang husay mo. Umakit ka na sa 180th palapag. 180th palapag kagad? Ha? Doon muna ako sa 50th palapag. Hindi ko na ako nagmamadali eh. Tingnan nyo! Isa pang mahusay dito! Yeah! Ha? Siya yung bata kanina. Tama na yan. Pumunta ka na sa 50th palapag. Ayos! Saling ito, ang bawat bahagi ay binubuo ng 10 palapag at kailangan niyong umabot sa 200th. Kung mananalo ako nga si Lucy, kayo, palapag, anong pangalan niyo? Ako naman si Gon, ang galing mong lumaban. At ako naman si Kiluwa. Kiluwa, mabuti nagkakilala tayo. Siya nga pala, kung siya makakaabot sa 100th palapag, ang susunod niyang laban ay sa pribadong silid na. Naintindihan niyo na ba ako? Siyempre naman! Opo! Nakinig nga kaya mga batang ito sa paliwanag ko? 50th palapag na po, manalo sana kayo sa susunod yung laban. Pininood ko kanina ang laban ninyo. Tinahanga niyo ako ng husto. Ano po sinasabi mo dyan? Mahusay ka rin naman ah. Oo nga, pareho lang tayo. Hindi ah, marami pa akong dapat matutunan. Siya nga pala, anong martial arts ang ginamit ninyo? Ang ginamit ko ay single new martial arts. Ano nga ba? Pakaraniwan lang. Ano? Lumakas kayo ng ganyan na wala man lang nagtuturo sa inyo? Huh? Nagulat naman ako sa mga sinabi nyo. Kailangan ko pa talagang magsanay ng mabuti. Sobra ka naman, Zushi. Zushi, ang galing mo. Ha? Master! Mukhang sinunod mo lahat na sinabi ko sa iyo, ah. Opo, maraming salamat sa inyo. Huh? Master, ang inyong damit. Ha? Huh? Pasensya na. Sino sila? Ah, si Ginoong Kinoa at si Ginoong Gon. Magandang araw, ako si Wing. Magandang araw! Kamusta? Hindi ko akalaan mayroon pa akong makikita ibang bata maliban kay Zushi. Sa palagay ko maganda ang inyong pinakita kaya kayo nakarating dito. Ang masasabi ko lang, ingatan niyo ang inyong sarili at kilala-kilala ninyo kalaban. Opo! Zushi, ito ang iyong napalanunan sa huling laban. Ayos! Salamat na lang at nandito ka! O kayo, pumunta na kayo doon at papalit niyo ng pera ang tiket na napalanunan niyo. Sige! Tayo na, Kiluwa! Sige! Mukhang nagahin natin siya. Zushi, bakit hindi ka sumama sa kanila? Maghihintay na lang ako para sa laban ng mamaya. Opo! Ginoong Gon! Ginoong Kiluwa, hintayin niyo ako! Ano? 152 guineas! Sakto lang yan para sa isang soft drink. Hindi pa rin nagbabago bayad, oh. Sigurado ka ba dyan?
Oo! Matalo ka o manalo, ito lang ang makukuha mo sa una. Sa susunod na laban, pag natalo ka, wala kang makukuha. Pag nanalo ka, makakatanggap ka ng 50,000. 50,000? Malaking pera din yun, hindi ba? Sa isang daang palapag, 1,000,000. Pag umabot ka sa 150,000, 10,000,000. Ano? Kilawa, umabot ka sa 200 palapag, hindi ba? Ha? 200 palapag? Oo, pero umayaw ko nung umabot ako sa 100,000 na po. Ang nakuha ko, mga 200,000,000. Ah? 200? Kilawa, anong kinawa mo sa perang yun? 4 taon na nakalipas, ha? Akala niyo ba nakapagtabi ako? Naubos yun dahil bili ako ng bili ng pagkain. 200,000,000 na ubos sa kabibili ng pagkain? Ano kaya klaseng pagkain yun? Taba, mga bata. Mukhang malaking halagang pinag-uusapan nyo. Nasisiraan na mga yan! 200,000,000 na ubos ka agad! Huh? Ha? Oo! Oh. Kayo magkakapatid na, Yamori! Walang way, ha? Yamori lang! Ay... Matagal-tagal na rin, hindi ko akalain! Ano nang gagawin natin? Anong sinabi mo? Ikaw itong nagsabi takutin natin yung mga batang yan. Tapos tatanungin mo ko kung anong gagawin natin? Basta, ikaw bahala! Takutin pala, ha? Naalala niyo ba ako? Yeah! Gusto ko makita kung paano kayo manakot. Nakakatuwa yun! Sorry! Ikaw na bahala! Takutin mo sila hanggat gusto mo! Sige na! Teka, sandali lang, kuya! Huwag niyo kayo warn dito, kuya! Ay, nako. Mihina lang mga taong sumasali dito. Hamakin mo pa naman kung mabot sila sa ganitong bagi. Madali nga siguro manalo sa unang palabang. Kaya huwag kayong masyadong mainit. Ginong Kilua, ang lakas ng boses mo! Iyon ay sasabihin sa lipo kung saan palapag kayo pupunta. Ginong Marta at Ginong Chibaba sa 55 palapag. Ginong Kilua at Ginong Sushi sa ring E na 77 palapag. Kinagagalak ko na tayong dalawa ang maghaharap! Ako rin! Kanya-kanyang swerte lang yan! Mag-ingat ka sa laban natin! Magkita tayo mamaya! Oo! Oh, galingan yung laban nyo, ha! Hihintayin na lang kita sa ika-anin na po, ha! Dahan-dahan ka naman sa pagsasalita! Magkakapatid Amor at si Ginonggon, pumunta kayo sa ring C ng 58. Kumusta na kayo? Kaya hindi ako sinisinyosyo ni Ginong Kilua! Ayun na, makikigan! Maraming salamat sa pag-ingay! Batang ating manalaro ay huwag mo sana isilibirang pagkita sa kapapanood. Ang ating mga panahok na laro mo ay maganda ang ipinakita kakayaan sa unang laban kaya sila nakarating sa bahagin ito. Madaling itinapot ni Kilua ang kanyang kalaban. Dinamit lamang niya sa kanyang katunggali ay isang kamay. Sa pinang bahagi ng ating, ang manalaro natin ay ang batang si Sushi. Inalo niya naman ang kanyang unang kalaban gamit ang kanyang martial art. Sigurado ko akong gato natin sa panonood sa labang ito. Ngayon, hadla na ba kayong lahat? Forma siya. Mukha naman siyang alerto. Hindi niya matututunan sa isang araw lamang. Pero hindi pa rin siya ubra sa akin. Kung lumakad si Ginong Kilua ay parang lamang nasa parke! Pasensya ka na, ha? Kaliwang kamay lang ang gagamitin ko hanggang sa umabot ako sa 150 palapag. Kilua! Isang tira lang ang ginawa ko, natalo na siya. Anong kwenta? Kaya mo pa ba? Oo. Kaya ko pa. Hmm? Yan, nalaman mo yata! Tumatayin ang malalaro si Sushi! Mukhang tulipan ng laban! Napigilan ko yata ang aking lakas. Laban na! Magaling siya.
Hindi mo siya matatalo kung pareho ang atakang gagamitin mo. Kailangan niya tumayo kagad. Kung hindi, puntos na naman para kay Girong Kim Lua. Masyado naman matibay ang kanyang katawan. Sa tirang binigay ko, dapat namimilipit pa rin siya sa sakit hanggang ngayon. Ibang klase talaga. Ang kanyang lakas at bilis ay hindi pangkaraniwan. Ito nang ipapakita ko matatalo ko. Come on! Kailangan ko nang gamitin. Kailangan! Talaga, ano nangyayari? Si Kim Kluwa ay lumalayo kay Kinong Sushi! Sushi! Dahil sa matinding reaksyon ng mga manonood, hindi ko napansin na tapos na pala ang laro. Ang masasabi ko lang, maghanda ang mga manlalaro. Dahil ipagpapatuloy natin ang palaro! Tingnan mo! Nakakuha ko ng 60,000! Para yatang natagal lang kasi yung laban. Tama ka. Medyo matagal nga ang laban namin. Magaling pala si Sushi. Hindi. Meron siyang talento. At maaari pa siyang gumaling. Pero para sa akin, kailangan niya magsanay. Mabagal siya kumilos. Pero natagalan pa rin akong talunin siya. At saka... Nung oras na baguhin niya ang kanyang tayo. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang aking kapatid. Hindi ko may paliwanag pero kakaibang pakiramdam. Kinimitan niya ako ng isang espesyal na taktika. Ah. Narinig kong binanggit ang kanyang master ang salitang Ren. Ren? Tatawarin niyo po sana ako, master. Sinabi ko naman sa iyo, Juicy. Hindi ko pa kailangan gamitin ang Ren. Nadala lang po ako sa kanyang lakas. Oh. Hindi masama kung mangarap kang manalo. Pero, hindi ba't mas mataas pa sa bahaging ito ang iyong hangarin? Yun ang pinakatuktok ng toring ito. Kung magmamadali ka sa iyong tagumpay, pababagsakin ka ng sarili mong kahinaan. Opo! Habang nandito ka, hindi mo kailangan manalo sa lahat ng iyong laban. Opo! Ang salitang Ren at ang tuktok ng toring ito. Ha? Huh? Gon, paano ba yan? Nagbago na ang plano ko. Ha? Huh? Ang pupuntirihan ko ngayon ay ang tuktok. Ginoong Gon, Ginoong Kiluwa, binabati ko kayo at makakapunta na kayo sa ikaisan na ang palapag. Baliwala yan, binibini. Ang gusto namin ay sa pinakamataas na palapag. Ang mga manlalaro sa ikasyandaang palapag ay nagkakaroon ng pribadong kwarto at lalaki ang premyo! Alam ko na rin yun. Pribadong kwarto? Hindi na tayo makakalaro ng paluan ng unan ngayon. Siya nga pala! Huwag niyong ipapakitang mahina kayo dahil ang makakalaban niyo ngayon ay hamak na mas malakas na nauna. Sa ikasyandaang palapag, mas matitindi na ang makakalaban ninyo. Karamihan sa mga manlalaro ay ginagawa ang lahat ng paraan ng kanilang nalalaman para tumagal lamang sa paligsahan. Minsan nga gumagamit sila ng paraang labas sa patakaran ng laro. Dahil habang tumatagal sila sa bahaging ito, lalo silang lumalakas. Kaya baliwala ang mga nanggaling sa ikalimang pupalapag. Kiluwa, totoo? Medyo. Mabuti naman yun. Yun ang pinakahihintay ko. Kala ko masasayang lang ang pinunta ko dito para mag-insayo. Ano pa namang bata ito? Ang Coliseo sa langit ang lugar kung saan mo makikita ang pinakahalangang kaluluwa. Tapos tumutuwa pang dalawang ito. Saan mo paano kaya sila nagkaaling? Dahan-dahan ka lang ha. Nung huling nagpunta ako dito, naging madali para sa akin ang baitang na ito. Kailan ba yon? 6 na taong gulang ako. Ah! 6 na taong gulang ka pa lang? Tayo na, Gon. Oo. Oh. Sana ay makita ko kayo uling sumakay dito sa elevator. Wow! Ito palang pribadong kwarto! Ang taas!
ang ganda ng tanawin! Oo. Oh. Gaya nga nung sinabi ng babae sa elevator, kapag nasa ikasyam na pong palapag ka na, papunta sa ika-isang daan, makikita mo ang napakalaking pagbabago. Dahil nandito na tayo sa hangganan. Ang lahat na nakarating dito ay pinipilit na manatili sa bahaging ito. Kaya kahit sinabi ko pa sa'yo na dahan-dahan ka lang, hindi dapat tayo magsayang ng oras kasama ang ibang malalaro. Kaya ito ang tatandaan mo. Hindi ka rin dapat maging mabait sa iyong makakalaban. Mm-hmm. Yeah! 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 Babata, iba klase ka. Hindi katulad ng mga nauna. Alam mo, unasan mo man ang uhog mo, hindi mo rin ako matatalo. Alam mo bang 100 manlalaro na pinabagsak ko sa laban ng ito? Kaya mabuti pa, sumuko ka na lang sa laban ito. Ananalo! Sigawa! Bali, wala mga manlalaro dito. Asusuro, si Kilua, lapit sa rin. Oh, nandiyan na! Tatlong araw lamang po ang kinailangan nila Ginoong Gon at Ginoong Kilua para makapunta sa 150 palapag. Madali nilang tinalo ang 7 kalaban. At hindi lang yon, mga kaibigan. Wala man lang isang nakatama sa kanila hanggang kailan kaya nila dadali ng swerte nito sa... Ginawa namin yon para manalo. Huwag mo sabihing swerte yun. Pero nakakaya. Nung unang punta ko dito, inabot ako ng 2 buwan para makarating sa 150 palapag. Nakikinig ka ba, Gon? 100,000, 100,000. Kilua, ang mga numerong nakasulat dito, ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Nung isang araw, ay 5, wala ako! Ah! Pahiram muna nito, sandali. Teko, bakit? Hindi ba pareho lang ang perang nakadeposito sa banko natin? Oo, oh, pero nagamit ko na eh. Naubos! Saan naman? Eh, ah, kanina ko pa napapansin yan, ah. Ano ba mga yan? Mr. Choco Robot, sale kasi kaya hindi ko napigilan sa sarili ko eh. Sinubos mo yung pera mo, tapos kukunin mo yung sakin? Siguro naman tama na yung napakaraming laruan na yan! Akin yan, ibalik mo yung pera ko! Papayaran ko rin yun! Hindi pwede! Hindi ka dapat nagsasayang ng pera, Kilua! Si Mr. Choco Robot, hindi pag-aasayang ng pera! O ano ah? Taga, taga! Aray! Mag-insayo ka pa! Baka hindi ka umabot sa ikadalawang lang talapag! Alam mo ba, mas malakas pa sa akin si Hisoka? Alam ko yung Kilua. Pero ang hindi ko alam ay kung paano ensayo. Kilua, naalala mo pa ba si Zushi? Oo naman! Malamang nasa 50 palapag pa rin siya. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi pa rin nagbabago ang kanyang kakayahan? Oo, pero di ba nahirapan kang talunin siya? Hmm. Nung maglabang kami, ilang beses ko siyang tinamaan. Pero nakakatayo pa rin siya para lumaban. Nagulat ako sa kanya. Kaya naisip kong sirusuhin. Oops! Napalakas yata. Malungas siya at bumagsak! 10 puntos! Ang nanalo ay si Kilua! Nakatayo pa rin siya dahil sa hindi mapigilang lakas sa pag-iisip. Sa palagay mo ba may kinalaman dito yung Ren na binanggit ni Ginoong Wing noon? Oo. Ang Ren? Yung kaya yung pangalan ng teknik? Hindi ko lang alam. Pero kung makakarating tayo sa mas mataas na bahagi, may makakahanap tayong katulad nila. At doon pa lang natin malalaman. Mas madali siguro kung tatanungin na lang natin si Juicy. Ang galing mo! Yon ay isa sa pinakamahalagang elemento. Merong 4 na mahalagang elemento para maisulong ng gusto at masanay ng maayos ang diwa ng martial arts. Alamin ang Ten, ibigkas ang Zetsu, mata mo ang Ren para maabot ang Hatsu. Ang lahat ng ito ay pag-aaral ng Nen. Yon lang po! Nen? Ano ang Nen? Hindi ko alam ang Nen! Hindi nyo alam? Kung ganon, ipapaliwanag ko sa inyo. Makinig kayong mabuti. Isa ang Ren sa 4 na mahalagang elemento. Ang 4 na elemento... Kailan mo pa na master yan at nagkaroon ng karapatan na ituro sa ibang tao? Tatawarin niyo po ako, master? Ginoong Gon, Ginoong Kilua, meron tayong kasabihan. Kung may bigla kang natutunan sa gitna ng iyong pag-aaral, maguguluhan ka lang kaya sana huwag niyo nang alamin. Ibig sabihin, kung kaunti lang ang malalaman mo, delikado.
Pero gusto ko na sana yung matutunan ngayon. Yung tinatawag mong Nen. Kahit hindi mo ako turuan, gagawin ko ang lahat para matutunan yun. Pero gusto ko yung mapag-aralan na mabuti para hindi ako maguluhan. Kung tuturuan mo lang ako, hindi ko gagamitin ang sarili kong kakayahan para malaman yun. Ako rin po sana, Ginoong Wing. Kaming dalawa ni Kiluwa ay pumunta dito para magsanay. Sige na po! Naiintindihan ko. Sumunod kayo sa akin. Ang Nen ay ang pagpapainit sa inyong espiritu. Kaya nitong palakasin ang inyong isipan. Ang paraan para maisagawa ang Nen ay nahahati sa apat na sistema. Binubuo rin ng apat na elemento. Ang Ten, Zetsu, Ren, at Hatsu. Ang una sa lahat ay kailangan mo ng konsentrasyon para masiguro mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Dito mo gagamitin ang Ten. Kasunod naman ng Zetsu para malaman mong laman ng iyong isip. Gamitin ang Ren para sa determinasyon at ang Hatsu para maisagawa ang iyong balak. Ginoong Kiluwa, nung gamitin ni Zushi ang Ren, ay natakot kang baka hindi mo siya matalo. Maganda kung subukan natin, kaysa naririnig nyo lang ito. Ginoong Kiluwa, pwede ka bang tumayo? Iisipin ko na gusto kitang tapusin. Handa ka na ba? Sige, pwede. Pero imposible yun. Sisimulan natin sa umpisa. Ten. Ang pangalawa, Zetsu. Pwede mong isipin ang gusto mong mangyari at pwede mo rin sabihin. Ito na yung katapusan. Ang tawag doon ay Ren. Kung ang Ren o ang determinasyon mo ay malakas, didiretso ito at magiging Hatsu. Sabi nila dito raw nagsimula ang kayabangan. Ibig sabihin, kung magugulat sa iyo ang kalaban, siguradong tatakbo na siya. Minsan ay magiging matigas ang iyong ulo at hindi mo na rin malalaman kung tama pa o mali na iyong ginagawa dahil nga sa Ren. Dapat lang na dahan-dahanin mo ang paggamit nito bago niya kainin ang buong mong pagkatao. Kayong tatlo, simulan niyo ng pagsasanay para maalagaan niyo ang inyong kalooban. Kung gusto niyong matutunan ng Nen, dapat ay mapaghusay niyo muna ang inyong sarili sa pag-aaral ng Ten. Kapag magaling na kayo sa Ten, siguradong hindi na kayo tatalon ng inyong makakalaban. Maraming salamat po! Opo! Yushi, ayos lang yun. Opo! Bueno, Yushi. Simulan natin ang pag-aaral. Opo! Uumpisa natin sa 10. Ang galing talaga ni Ginoong Wing, ano? Nahingit na tuloy ako kay Yushi dahil meron siyang mahusay na master. Pero ang paliwanag eh, sa kasinungalingan. Bakit naman? Ang sinabi niya sa atin ay mukhang makatotohanan. At naniniwala rin ako sa kapangyarihan ni Ginoong Wing. Pero hindi ko makita ang katatagan ni Zushi sa mga sinabi niya. Itinatago sila sekreto. Nakita mo ba kung paano siya tignan ni Zushi habang siya nagpapaliwana? Siguradong alam niya. Oo nga, no. Pero bakit naman siya magsisinungaling sa atin? Dahil masyadong delikado ang kanyang nalalaman. Ang tinatawag niyang Nen. Habang nandito ako sa Coliseo sa langit, alamin ko kung ano magagawa ng Nen. Sigurado yun. Anong problema, Zushi? Mukhang nababaga pang iyong Ten. Master, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagsinungaling. Nagsinungaling? Bukol ba yan doon sa pagpapaliwanag ko sa kanila? Yun nga po. Ang apat na elemento ay Ten, Zetsu, Ren, at Hatsu. Pero ang mga ibig sabihin ay hindi tugma. Nagsinungaling ka ba dahil hindi mo sila estudyante? Hindi ako nagsinungaling. Ang Nen ng masigasig na kalooban ay isang mahalagang pagsasanay para mapalakas ang iyong espiritu. Nang sa ganon ay magamit mo ang iyong kapangyarihang tumapos ng buhay. Hindi ko talaga ito ituturo sa kung sino-sino lang. Dahil masyado mapanganib ang kakayahang ito. Lalo na kung ang taong gagamit ay irresponsable. Gagawa akong matalim na armas ang isang ordinaryong papel.
Maaari mo rin gawing baluti ang iyong damit bilang proteksyon sa iyong mga kalaban. Ang inay pwedeng matutunan ng kahit na sino. Kaya ang katulad ko ay dapat mamili kung sino lang ang dapat nilang turuan. Master Wing, akin ang aklat na yan at hindi ko pa nababasa. Ha? Sa akin din yung soft list na yun! Ah, patawad! Ibang klase talaga mga kaibigan! Ang manlalarong si Gon at si Kilo ay nagtapos ng 100 at siyang napupalapag sa loob lamang ng isang linggo at walang kagalos-galos! Nahihiya pa rin ako sa sarili ko, ha? Huh? Dalawang taon ang binuno ko noon para makarating sa ika-200 palapag. Samantala ikaw! Siyempre, dahil 6 na taon ka pa lang nung unang punta mo dito, hindi ba? Oo, pero kahit na... Ayan na, paket na po tayo! Ah! Ah! Hi! Kumusta? Nakarating na sila kagad sa ika-200 palapag? Opo! Sabagay, magaling naman talaga ang dalawang yun! Master? Ano na, Wing? Ano kayang meron sa ika-200 palapag? Hindi ko alam. Nakaabot ako dito pero hindi ako nagparehistro noon. Kaya hindi ko masasagot ang tanong mong yan. Binibini! Ano pong meron sa... Binibini? Hindi mo alam. Kung ganun, wala ka namang palapakinabang. Kiluwa! Bumababa na talaga ang kalidad ng lugar na to. Dapat tinuturuan nila mga tauhan nila. Kiluwa, tama na! O hindi naman! Dapat mas magagandang pabahay inuupaan nila! Sabi ng tama, Kiluwa! Sumasabla na kaya! Parang ayaw ko niya ito sumakay sa elevator ulit. Ako rin. Ha? Nararamdaman mo bagon? Hmm. Ito na naman. Hindi sayang ang pagpunta natin dito. May gumagamit ng NEM sa dulo ng pasilyo. Paano na? Kailangan pa rin nating dumiretso, Gon. Total, hindi rin naman niya itinuro sa ating kung paano paggamit ng NEM. Tayo na! Tumuli na tayo! Hindi ako makagalaw! Ano nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Sino ka? Lumabas ka dyan! Pakita ka sa amin! Kinoong Gon at Kinoong Kilua, tama pa ko? Nandito po ang lugar kung saan kayo magpapatala. Hali kayo! Kumpletuhin niyo po ang pagpaparehistro para sa 200 palapag. Kapag lumampas kayo sa alas 12 ng gabi, hindi na kayo maaari magparehistro. Gusto ko rin yung paalam sa inyo na sa bahaging ito, kahit anong paraan ay pwede niyong gamitin sa pakikipaglaban. Kahit ano. Ang pwersang yun! Nanggagaling ba sa kanya? Hindi ko alam. Sa bahaging ito, hindi pera ang mapapanalunan ng bawat mananalong manalaro. Ang tatanggapin niyo ay karangalan. Sana makilaw kayo pagkatapos niyo magparehistro. Hiso ka! Anong ginagawa mo dito? Ano namang klaseng reaksyon yan, mga bata? Anong ginagawa ko dito? Ito ang kasagutan. Dinala ko sa lugar na to ng aking baraha. Sinabi sa akin ng barahang ito na tayong tatlo ay isang tadhana. Binibiro ko lang kayo. Hindi talaga yun ang sinasabi ng tadhana, kundi inayos ko lang ang lahat. Ginamit mo ang computer network nung pumunta kayo dito, di ba? Nakalimutan mo yata ang madali kong makikita doon kahit saan lupalop ka pa ng mundo pumunta. Kaya naman ang ginawa ko, inunahan ko na kayong pumunta sa lugar na ito at maghintay. Naramdaman ko kasi makakaabot kayo sa bahaging ito ng paligsahan. Ano ka? Tagahanga ni Gon? Hindi naman, ha. Isa ako regular na miyembro ng paligsahan ito. Matagal na rin ako nakarating dito sa 200 palapag. Kaya bilang nakatatandang miyembro, isa lang ang maipapayo ko sa inyo. Masyado pa kayong mga bata, kaya bawasan nyo ng inyong kayabangan. Kung gaano man kaagay, depende sa inyong kondisyon. Bumalik na lang kayo. Pero sa mga oras na ito, hindi pa kayo handa eh. Tumigil ka! Ginawa namin ang lahat para makarating dito! Kaya nyo ba ako lampasan? Ano to? Ano? Hindi kayo marunong mag-ingat. Kakayanin yung dalawa ay wala pa sa kaligingan ng kanyang nen. Parang kayong mga musmos na walang muwang na iniwan ng inyong mga magulang sa isang napakainit na disyerto. Pag tinunod nyo ng tensyon ng inyong damdamin, maaari kayong mamatay. Ito ba ang nen? Kung gano'n, ibig sabihin na naramdaman namin, hindi kami makakataan dito! Turo ko sa inyo kung anong tunay ng nen. Kaya mabuti pa, umalis na tayo sa lugar na to. Sandali! Kung hindi kami makakapag-rehistro ngayon, ano mangyayari sa amin?
maaari mong subukan magsimula ulit sa pinakaunang palapag, Ginonggon. Kaya lang. Kaya lang! Si Ginong Kiluwa ay umurong lang sa pagpaparehistro ng isang beses. Kung hindi pa siya magpaparehistro ngayon, lalabas na wala talaga siyang intensyon na magparehistro. Hindi na siya papayagang sumali sa palaro kahit kailan. Hindi pwede. Kung uurong tayo ngayon, kailangan natin makabalik dito bago sumapit ang ating gabi. Dahil kung hindi... Nasa inyo yan. Yan ang tunay na Nen. Huh. May painit-init ka pa na espiritu. Nagtiwala kami sa'yo. Paano mo nagawa magsinungaling sa amin? Ano klase kang guro? Ginong Kiluwa, nakikita ko sa iyong mga mata na talaga interesado kang matutunan ng Nen. Ano naman ang dahilan mo? Dahil konektado yan sa sekreto kapangyarihan ng aking kapatid. Ang kapatid mo'y gumagamit ng Nen? Oo, sigurado yun. Sa palagay ko naman ay alam mo ang madilim na bahagi nito, kaya tuturuan kita, Ginong Kiluwa. Ang ibig sabihin ng Nen ay ang kakayahang kontrolin ang pwersa ng buhay na kung tawagin ay aura, ang liwanag na bumabalot sa buong katawan. Ang lahat ng nilalang ay kayang gamitin ito. Kaya lang, karamihan sa kanila ay walang kakayahang pumigil. Kaya minsan, ang nagiging bunga nito ay karahasan. Ang teknik para maitago ang pwersa sa loob ng katawan ay tinatawag na Ten. Kapag ginamit mo ito, lalong lalakas ang iyong katawan at kaya mong panatilihin ang iyong kabataan. Sunod ay ang Zetsu. Ito nagpapakawala sa aura. Matutulungan ka rin ito para mapawi matinding pagod na nararamdaman mo. Ang Ren naman ay magagamit mo para lalo mapalakas ang iyong aura. Nararamdaman niyo na ba? Oo, nararamdaman ko. Pero hindi ganito yung nararamdaman ko kanina. Iyon ay dahil hindi masama ang aking intensyon. Matalas ang kanilang pakiramdam. Hindi nila alam ang teknik, pero nararamdaman nila ng buong puso. Ang aura ng enerhiya na nanggagaling sa loob ng isang nilalang. Kaya mas malakas ang epekto nito kapag ginamit mo sa iyong kapwa. Masama man o mabuti ang intensyon. Kapag masama ang iyong binabalak at ginamit mo ito sa isang tao, maaaring matapos ang kanyang buhay. Kung gusto mo protektahan ang iyong sarili laban sa tao gumagamit ng Nen, dapat lamang na marunong ka rin gumamit nito. Pangil sa pangil? Tapang sa tapang? Yun ba ibig mo sabihin? Proteksyon laban sa Ten. Kailangan mong labanan ang aura ng iyong kalaban gamit sa sarili mong aura. Kung hindi... Madudurog ang iyong katawan na parang isang semento. Madudurog? Naiintindihan niyo ba? Oo, naiintindihan ko na yung tatlo. Tatlo? Anong mga iyon? Kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng sinasabi mong Nen, kailangan mong matutunan ng Nen kung gusto mo itong mapigilan. At saka, ibang klase ka talaga, guro! Wala ka kasing tuso! Siyempre. Ay, nako. Masyado pa rin maaga. Nahihirapan kaming gisingin yung kay Zushi. Pero madali niya iyong natutunan. At hindi siya nagdalawang isip para gawin iyon. Kaya di siya masyadong nahirapan sa pag-aaral ng Ten. Inabot ng kalahating taon. Hindi pwede ganun katagal! Baka hindi tayo maabot sa pagkaparehistro! Kailangan namin yung matutunan bago mag-alas 12 ng gabi para masira ang nanihiso ka! Kung ganun ay pipilitin natin siyang gisingin. Sigurado akong maabot tayo sa oras? Depende kung matututunan nyo kaagad ang Ten o hindi. Papapasukin ko sa loob ng inyong katawan ng sarili kong aura. Ang mararamdaman nyo ay ganun sa nararamdaman nyo kanina. Siyempre, pipigilin ko rin ang aking kapangyarihan, pero mahirap pa rin ang ating gagawin. Pakakawalan ko ang aking aura para hanapin at kisingin ang lahat ng shoko sa inyong katawan. Shoko? Mahalag ba ang shokong yan? Oo. Doon dumadaan ang aura. Maraming shoko sa loob ng katawan ng tao. Kadalasan ay nakasarado ito kaya hindi na nakakadaan ng mabuti ang aura. Ipapadala ko ang aking aura para mabuksan ang inyong shoko nang tuloy-tuloy na makalabas ang inyong kapangyarihan. Kailangan muna nating maglinay-linay o kaya ay gamitin ang ating zen para mabuksan ang mga iyon. Si Zushi na mayroong angking talento ay inabot ng 3 buwan bago nabuksan ang shoko. Pero sigurado makakaya niyo yon sa loob lamang ng 1 linggo at maaari mas maaga pa kaya sana kayanin niyo. Kahit ano pa ang mangyari! Gawin natin ang lahat ng paraan para magising sila. Kahit pwersahin pa natin ang mga yun. Bahala na. Yun ang tawag sa parang yan. Kung wala kang sapat na kaalaman, kung masama ang intensyon mo, maaari kang mamatay. Ginoong Wing, maganda ang intensyon mo at sapat ang iyong kaalaman. Hindi ba?
Teka sandali! Sabihin mo nga kung bakit nagbago ang isip mo at gusto mo kami turuan ngayon? Sa bahaging yon, ang lahat ng kalahok ay barunong gumamit ng men. Kung susugod kayo ng walang alam, sigurado hindi kayo tatagal sa laban. Sa madaling salita, aatakihin nila kayo gamit ang men. Hindi lang yon, wala silang pakialam sa inyong buhay. Kung sino lang ang makakatagal sa mga ataking yon at mananatiling matatag, ang siyang magwawagi, kaya matinding inyong pagdadaanan. Sinasabi ko na sa inyo ng maaga para hindi na kayo magulat. Ginamit ko ng lahat. Binalaan ko na rin kayo. Sa gagawin natin ay sigurado magigising ang mga yan. Buti na lang meron kayong mga kakayahan. At ang sa inyo rin ang katangian, ang inyong ren ay masyadong malakas. Tanggalin niyo ang inyong jacket at umalikod kayo sa akin. Napakainit! Kahit hindi ako hinahawakan ni Ginoongin, para akong tinutulak ng malakas! Pakiramdam to. Hindi makitang malambot na bagay na bumabalo sa buong katawan. Kapag napalakas ito ng maraming beses gamit ang kasamaan, sigurado ganito ang nena aking kapatid. Heto na ako. Mga bata, ang lahat ng syoko sa inyong katawan ay bukas na. Makikita niyo na ang inyong aura. Sumisingaw! Parang init na nagagaling sa takuri! Tuwala pa siya sa lahat ng pati na ating katawan! Hindi ba delikado ito? Kung hahayaan nyo lang na lumabas ng lumabas sa inyong aura, hindi magtatagal na sigurado maubusan kayo ng lakas. Sabi na kape! Makinig kayo! Tumayo kayo ng maayos at isipin yung hindi lalabas ang aura sa inyong katawan. Isarangin yung mata at isipin yung lalakas ang inyong kapangyarihan. Ilarawan nyo sa inyong isip na para itong dugong umiikot sa lahat ng ugat na nasa inyong katawan. Mula sa ulo, patungo sa balikat, hanggang umabot sa dulo ng inyong mga daliri. Tapos, unti-unti niyong pabagalin ang paggalaw nito. At isiping dahan-dahan na itong umiikot sa labas ng inyong katawan. Kakaiba talaga ang mga batang ito. Nauunawaan nilang mas kailangan mong maging natural kaysa maging malakas pa sa paggamit ng tent. Nakuha nila yun sa isang paliwanag lang. Dahan-dahan yung ibukas sa inyong mga mata. Anong nararamdaman ninyo? Pakiramdam ko'y nakalublob ako sa likido. Pakiramdam ko naman wala akong suot-suot na damit. Huwag niyo maaalisin sa inyong isip ang pakiramdam na yan. Kapag nasanay na kayo, kahit sa pagtulog ay magagamit ninyo yung pen. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyong dalawa ay ang nena mayroong masamang intensyon. Kailangan niyo itong malampasan kung hindi wala kayong magagawa. Oh, naiintindihan ko na ngayon yung sinasabi mong mamas mo sa gitna ng desyerto. Kung kaya niyong protektahan ang inyong sarili, masisira niyo ang pader. Ngayon na! Maligayang pagdating sa ikadalawandaang palapag. Mukhang handa-handa na kayo ngayon. Alam ko na ang dahilan kung ba't ka nandito. Nagsasanay ka para mapaghandaan ako, hindi ba? O ano? Hindi ko inaasahan magkikita tayo sa lugar na ito. Maraming salamat, ha? Huwag kang magpapadala kung ten pa lang ang nakukuha mo. Masyado malalim ang nene. Didiretsuhin ko na kayo. Wala akong intensyon na makipaglaban sa inyo sa oras na ito. Pero kung mananalo ka kahit isang beses sa bahaging ito, baka pagbigyan kita. Tayo na. Sige. Paano? Ganun ba talaga kadaling makuha ang nen? Hindi. Espesyal lang siguro sila. Pinahahanga ko ng dalawang yun. Oh, para yatang nararamdaman ko ng takot. Bagong mukha. Magaling. May pinagmamalaki yata eh. Magandang araw. Pumirma po kayo dito. Malagayang pagdating sa ikadalawang daang palapag. Salamat. Ilalagay na po ba natin kung kailan kayo makikipaglaban? Ha? Sa bahaging ito ng paligsahan, meron kayong 90 araw para maghanda sa inyong laban. Kayo na pong bahalang pumili ng araw kung kailan yung gusto makipaglaban. Kahit araw-araw ay pwede kung gugustuhin nyo. Kung ayaw nyo naman, pwede rin kayong hindi makipaglaban sa loob ng mahabang panahong yun. Kung isang beses lang kayo makikipaglaban, bibigyan ulit kayo ng 90 araw para makapag-insayo. Kaya lang, kung mauubos ang ating oras at hindi pa kayo nakikipaglaban,
Masasayang lang ang pagsali niyo dito dahil mawawan kayo ng karapatan sa paligsahan ngayong taon. Gusto ko lang po linawin. Maraming beses po ba kami makikipaglaban dito? Para malambasan ang bahaging ito, kailangan niyong manalo ng 10 beses. Kung matatalo kayo ng 4 na beses, ay mapapaliwala ang pagsali niyo dito. At kung mananalo kayo ng 10 beses, maaari na kayo makipaglaban sa Hari ng Palapag. Hari ng Palapag? Ibig sabihin, kailangan mong talunin ang lahat ng manalaro sa isang palapag. Meron na tayong 21 hari ng palapag sa kasalukuyan. Hanggat hindi sila natatalo, hindi sila mapapalitan. Ano, naintindihan niyo na? Kung sakaling tatalunin niyo ang isa sa kanila, tsak na bababa na yan sa kanyang tono! Ha! Ngayon na ang magiging bagong hari ng palapag! Yun lang ba? Siyempre naman, hindi lang yun. Kung kayo ang magiging bagong hari ng palapag, huwag kayong magugulat. Mabibigyan kayo ng imbitasyon para dumalo sa Batang Olimpia, ang pista ng mga mandirigma na ginagarap sa tuktok ng gusali. Napakasaya, hindi ba? Ah, walang reaksyon? Kalimutan mo na lang yan. Ano pa ba ang naghihintay sa amin sa pinakamataas na palapag? Ha? Kalimutan na lang yun? Kapag nanalo ka naman sa Battle Olympia, ibibigay nila sa iyo ang penthouse. Yun na yata ang pinakamagandang bahay sa buong mundo. Nakatayo yun sa pinakamatarik na lugar. 1,000 metro ang taas. Ang ganda! Hindi ba mas mataas pa doon ang bahay mo? Oo, pinakatayo no, may taas sa higit na 3,000. Paano ba yan? Sinabi niya na sa atin ang sekreto. Wala na akong pakialam ngayon sa pinakamataas na palapag. Sa ngayon, kung makakalaban ko dito si Hisoka, siguradong ayos na ako. Sandali lang! Magkakaroon kayo ng magandang kapalaran dito! Hindi ko kailangan ng kapalaran! Ako rin, Kiluwa. Ah! Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nandito kayo? Teka, kailangan mo munang manalo na isang laro. Pero binalaan na tayo ng mamang nakasalamin, kaya siguro hindi ka muna lalaban. Lalaban ako ngayon! Gusto kong malaman ang kaibahan ng mga manlalaro dito at ng mga nasa ibaba. Magagawa ko lang yun kung susubukan kong makipaglaban, hindi ba? Ang pakisulatan na lang po ang papel na ito. Ano kailangan nyo? Wala. Pumipila lang kami para sa application, yun lang. Gone! Mukhang gusto yatang sumabay na maito sa araw na iniligay mo, ah. Handa na ako, kahit na ano pang oras. Narinig niya yan? Nakakatuwa ka naman, bata. Ito na po ang susi para sa inyong kwarto. Ang tatlong yun ay manlalaro para sa 200 palapag. Oo, malamang pinipili ng tatlong yun ay mga baguhan na katulad natin. Para madali silang manalo sa laban. Wow! Mamahaling kwarto to, ah! Totoo nga palang ibang klase, 200 palapag! Teka, Gon. Petsa ng laro. 11 Marso, 3 PM. Ang bilis! Ay, 11 Marso ay bukas na, hindi ba, Gon? Siguro, hindi ako mananalo bukas. Pero ayos lamang yun. Gusto ko na makita kung anong kalalabasan. Ang kapangyarihan ito, kung ano talagang kaya kong gawin. Ang unang manlalaro natin ngayon ay si Gon! Ang batang dire-diretso ang pagkakyat dito ay handa na para sa kanyang unang laban! Ang kanyang makakatunggali ay ang manlalarong si Dido na meron ng 1 talo at 4 na panalo! Makinig kayo, Ginoong Gon, Ginoong Kiluwa. Kahit malakas na ang inyong kakayahan para protektahan ang inyong sarili, makakaramdam pa rin kayo ng sakit kapag kayo'y tinamaan. Kung ang inyong makakalaban ay mas malakas ang Nen, madali para sa kanyang sirain ang inyong Ten. Madali niya kayong tatalunin. Nakikiusap ako. Huwag muna kayong lalaban sa loob ng 2 buwan. Tuturuan ko pa kayo hanggang sa maubos natin ang panahon. Tawarin mo ako, Ginoong Ming. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko! Ginoong Gon, galingan mo ang laban! Simula na! Huh? Mainit ka! Maswerte ka pa kung kuno mo makakalaban. Hindi ako masyado malakas, kaya huwag kang matakot sa akin, ha? Ayun na! Nagsisimula lang umikot ang mahiwagang trupo ni Gino! Lalo na inyong ang 10 trupo ng sabay-sabay para malipang ang kanyang kalaban! Dito na ako! Dapat marunong ka sumayaw! Mayawasan mo ang mga trupo! Ah!
Ilumahan si Gon! Hindi raw siya malakas, sinungaling! Kahit maliit ang mga trumpo, kapag tinamaan ka naman ay para kang minaso! Kapag ang mayawa ng trumpo mo yan ay ginamitan mo lang yan, hindi sila titigil sa pag-iikot at pag-atake. Kahit ako, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ng mga trumpo yan. Kailangan kong hulaan ang gagawin nila. Ayos! Ngayon ay... Tinamaan ang rasya! Magsasana po nagagana ang mga trupa ni Gido! Dalawang beses na pong tinamaan ang malalarong si Gon! Ano kaya ang gagawin niya para maiwasan ang kahiwa ng trupa? Gon! Pausay na tira at bumagsak! Dalawang puntos! Ang malalarong si Gido ay meron na pong apat na puntos! Delikado na ang lagay ni Gon! Kaya mo ba? Kaya ko pa! Sa sobrang dami ng trumpo, mahirap na silang iwasan! Anong gagawin ko? Ang armas niya ay mahiwagang trumpo! Master, ginagamitan niya rin po ba yun ang Nen? Oo, ang ginagamit niya ay Hatsu. Inililipat niya ang kanyang aura sa mga trumpong yan. Pag ginamit mo ang Nen, makakaya mong pabilisin at palakasin ang galaw ng kahit na anong bagay para maging armas sa pakikipaglaban. Kung gano'n ang Nen ay ang pinanggagalingan ng lakas na gaya ng gasolina at ng battery? Madali yung mapapaikot ang mga turumpong yan na mga ilang oras o mas matagal pa. Kung ang iyong antas sa paggamit ng Nen ay medyo mataas na. Pero ang taong yan ay gumagamit ng ibang malakas na Nen para mapanatili pagpapaikot niya sa mga turumpo. Ano? Iba pang Nen? Kung kapangyarihan lang ng kanyang Nen ang kanyang ginagamit, hindi niya makakayaring bigyan ng sapat na lakas ang trumpo para atakihin ang kalaban. Ang dahilan kung bakit niya napapalakas ng ganyan ay dahil sa espesyal niyang nararamdaman para sa kanyang mga trumpo. Kahit anong bagay pang gagamitin mo sa iyong pakikipaglaban ay madali mong makakasundo kung meron lamang kayong pagkakapareho. Maniwala akong susundan ka lang sila ng tingin. Kailangan ko silang maramdaman. Ang mga trumpong yan ay ginagamitan ng Nen. Kailangan kong maramdaman. Kailangan kong maramdaman ang paggalaw nila. Nararamdaman ko na. Hindi, nawawala na naman ang lakas sa aking Ten. Tinamaan na naman siya. Hindi niya nakayanan at tumalsik na siya palabas ng ring. Mukhang masama na ang lagay ngayon ng malalarong si Gon. 6 puntos na para kay Gido at wala naman kay Gon. Manihina na ang ating malalaro. Ano kaya ang gagawin niya ngayon? Hindi! Kapag ginamit ko ang pakiramdam, nawawala naman ang atensyon ko sa paggamit ng Ten! Ha? Lumabas din sa loob ng ring ang isang trumpo, pero hindi na niya ako inaatake. Ano bata? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pakikipaglaban sa kanya? Teka lang po sandali! Nag-iisip ako! Ha? Bibilang ako ng 10. Kapag hindi ka pa bumalik sa loob, talo ka na! Isa! Ha? Wala akong nararamdamang masama sa trumpong ito. Dalawa! Yung kaya ibang trumpo? Hindi kontrolado ang galaw nila. Tatlo! Ang pagtama nila ay hindi sinasadya. Siguro mga trumpong ito ay hindi lang ako ang taong inaatake. Apat! Manong, bakit po nandito kayo sa labas ng ring? Kapag nanatili ako sa loob ng ring, pati ako aatakihin ang mangyan. 5! Hindi na nga ba eh. Para lang itong ordinaryong laro ng trumpo. Master, ano po yung ibang Nen? Imposibleng makapagbigay ng kahit na anong utos sa isang trumpo dahil wala naman itong buhay at wala rin makinang magpapatakbo. Siguro, ang inutos lang ni Gido ay banggain ang lahat na makakasalubong. Siguradong wala makakapigil sa pag-ikot ng trumpo. Kapag nagbangga sila, tatalsik na lang at maghihintay ng tatamaan. Hindi pala niya kontrolado mga trumpong ito. Walo! Kung ganun, wala akong dapat ikatakot. Siya! Kesa iwasan ko mga trumpo, siya na lang ang susugurin ko. Yeah! Hindi pwede sa akin yan! Ano ba mga kaibigan? Yan ang sikretong para ni Gido sa pakikipaglaban ang Tornado Spin! Walang nagawa si Gido sa Tornado Spin ni Gido! Tatlong puntos! Tatlong puntos ang ibinigay ng referee sa ginawa ni Gido! Ngayon ay meron na siyang 10 na puntos!
Mukha hindi na po yata kain tumayo ng malalarong si God. Habang umiikot ako para protekta na aking sarili, ang mga tropo ko naman ang aatake sa'yo. Maganda na isip kong paraan para makaipon ang puntos, hindi ba? God! Huwag mo na siya atakiin ngayon! Hayaan mo siya umiikot! Maihilo rin yan! Yan ang akala mo. Maliwasa, makabaguhan kayo. So nakikita ko ngayon, wala nang magagawa yung kaibigan mo sa pakikipaglaban niya. Sandali, panahon na lang. At sigurado matatapos na ang kanyang... Basta dito! Ano gagawin ko? Ano ba magagawa ko para talunin siya? Master Wing! Mayroon pang paraan para manalo siya sa laban. Kaya lang may problema. Iyon ay, hindi pa natututunan ni Gon ang Ren hanggang ngayon kung gaano kabilis mailalabas ang kapangyarihan ng kanyang aura at kung paano niya makokontrol ang kapangyarihan iyon para magamit sa kanyang katunggali. Para mapasa kanya ang bagay na iyon, hindi siya dapat tumigil sa pag-iensayo at makipaglaban na makipaglaban. 5 taon ng pagsasani para matalo si Guido. So palagay ko naman ay nararamdaman niya na iyon. Anong gagawin ko para tumagal sa laban na to? Kapag tinamaan niya pa ako, tapos na ang aming laban. Pero ayokong sumuko sa kanya. Kailangan ko gumawa ng paraan. Ngayon na. Eh! Gon! Hinampasan niya ang Ten. Wala siyang ingat. At hindi lang basta nilaktawan ng Ten. Master, anong... Iyan ang Zetsu. Zetsu! Delikado ang ginagawa niya. Yun ang kakayahan na kayang itago ang sarili. Sasarado ang lahat ng kanyang shoko at mawawala ang kanyang aura. Pero wala rin siya magagawa kahit itago pa niya ang kanyang sarili. Siguradong mapapahamak lamang siya kapag siya tinamaan dahil mawawala ang kanyang depensa. Master, bakit mo itinuro kagad sa kanyang Zetsu? Sabihin mo! Hindi ko itinuro sa kanyang Zetsu. Sa iba niya natutunan yon. Hindi. Siguro natural na sa kanya iyon na para isang mabangis na hayop kapag namuhuli ng biktima. Ganun ba ang paraan ng kanyang pamumuhay? Hindi na ako nagtataka sa kanyang kakayahan, pero bakit sa ganito pagkakataon? Bakit? Itigil mo yan! Natamo yung sinabi ni Wing! Kapag ginamit mo ang Zetsu, mawawalan ka ng palanggalang at maaari ka mapahama kapag tinama ka ng kalaban! Alam ko yun. Pero kung gusto kong maramdaman ang bawat galaw ng aking kalaban, kailangan kong gamitin ang Zetsu. Kailangan kong pakawalan na aking aura. Kaya, wala nang lugar ang Ten sa aking isipan. Hindi pwede. Wala siyang tensyon na manalo. Sinusugol niya ang kanyang buhay para magsanay. Wala na ba ang madami ang buhay? Kung gano'n, iakot na kasi yung huli ang tungan. Tignan nyo, sa unang pagkakataon ay naiwasan ni Gon ang pag-atake ng kanyang kalaban. Ngayon, ito ba kaya ang simula ng tunay na laban? Nararamdaman ko na kung paano sila gumalaw. Madali lang pala kung gugustuhin ko. Kaya ko na silang iwasan. Tatlo mong tagyang nabalik. Pati binti mo, muntik na nilang hindi maibalik. Aabuti ng 4 na buwan bago ka makabawi. Baliw ka talaga. Bleh. Bakit ba masyadong matigas ang ulo mo, ha? Sabihin mo sa akin ngayon kung ano talaga ang laki ng bukote mo o hindi ka marunong umitindi, ha? Ha? Gusto mo ba matapos ang iyong buhay? Lumalaban ka, hindi mo pa alam ang men. Kung nagtagal ka ron, baka lagi katulad ka na rin nilang gulo-gulo mo talaga. Para hindi mo naitindi na itinuro sa atin yung lalaki na kasalamin. Sensya ka na. Ang akala ko kasi makakaya ko yung nakalabang ko. Ayos lang! Kaya ko naman tisin yung tama ko eh. Tsaka hindi naman niya natamaan yung mga delikadong... Sino ba yan? Yung nakasalamin. Ginawin pala. Ha? Ginawin? Ano? Patawad. Sana ay... Wala kang karapatang humingi ng tawad sa akin. Ano bang laman ang kukote mo at ginawa mo yon? Gusto mo bang matapos ang iyong buhay? Lumalaban ka na hindi mo paalam ang Nen. Kung nagtagal ka ron, baka naging katulad ka na rin nila. Ikaw talaga! Ah, yan ang sinabi ko kanina, sir! Ah.
Mabuti na lang. At hindi ka masyado nasaktan sa inyong laban. Natutuwa ako. Ginawin. Patawarin niyo po sana ako. Hindi. Hindi kita mapapatawad. Ha? Ginong Kiluwa, alam mo ba kung kailan siya makakabawi sa mga pasa na tinamo niya? Sabi lang, Doktor, abutin na lang 2 buwan. Sige. Hindi kita papayaga makipaglaban sa loob ng 2 buwan. Hindi rin kita papayaga magsani ng NEN o mag-aral kahit anong tungkol doon. Kung sakaling hindi mo pa rin mapipigilan sarili mo, wala ka nang matututunan sa akin na kahit na ano. Maliwanag? Maliwanag? Pinapangako ko. Maniwala kayo. Ang kamay mo. Ang sinulid ng pangako, lagi mo yung titingnan para maalala mo ang mga salitang binitiwan mo. Mm-hmm. Ginong Kiluwa, sandali. Ha? Ginong Kiluwa, anong intensyon ng pagpunta mo dito? Bueno, total, tinanong mo na rin sa akin. Kung hindi namin kayo nakita ni Sushi, gusto ko lang naman kumita ng malaking pera. Siguro naman, gusto nyo sanayin ang kanyang sarili para mapagandaan si Hisoka. Ilang alam ko dahilan. Hisoka? Yung baliw na tagahanga yata ni Gon. Ha! Mukhang mga malalaro yata sa ika-20 daang palapag gusto makarating sa tuktok ng gusali. Ako? Hindi ako interesado dun. Oo, si Gon. Hindi ko lang alam. Ang palagi lang niya sinasabi sa akin eh, gusto niya talaga makaharap si Hisoka. Pero sa itsura niya sa kanyang laban, para bang ikinatutuwa niya kung ano man ang nangyayari sa kanya. Apa! Ang galing! Walang nakakaalam kung hanggang kailan natatapos ang laban ito! Siguro ay umaabot sa 50 tumpo ang umiikot kayo sa loob ng ring! Huwag kang magpapatama! Ang malalarong sigon ay umiiwas lamang sa pag-atake ng bawat tumpo! Iwasan mo! Ayan! Suma! Napakabilis niya! Umiiwas lamang siya ng umiiwas! Ang galing! Nasa isang oras na niyang iniilaga ng mga trupo. Kahit si Guido ay nagtutulala sa ginagawa ng malalarong si Gon. Susubaybayan ko ang batang ito hanggang sa matapos ang palaro. Ibang klase. Nararamdaman ko na. Ang sarap ng pakiramdam. Isang puntos na lang kailangan ni Guido para malalo, pero wala siya magawa. Ha? Wala na pupunta na malalaro si Gon! Sinasayang ba na nalilibang siya sa mga nangyari na muntik na niya ikinamatay, ha? Ganun ba? Oo. Madalas, ganun din yung nararamdaman ko, kaya alam ko yun. Kabisado ko na siya dahil magkapareho kami ng ugali. Makakuha ko yun. Pipili ako ng panahon at ng mga kalaban. Pero parang hindi na yata niya naisip ang ganun bagay, natalo tuloy siya. Oo nga pala. Si Gon ay ang taong hindi magkakamali ng 2 beses. Pinapangako niya yun, kaya huwag kayong magalala. Maaaring ako ay... Huli na. Na-discover na naming 2. Si Gon at saka ako. Kung nagsisisi ka dahil tinuruan mo kami, o binabalak mo itigil ang pagtuturo, maghahanap kami ng bagong guro. O kaya naman, mag-aaral kami ng aming sarili. Wala kang responsibilidad sa amin. Si Hisoka at ang aking kapatid na gumagamit ng NEN. Hindi magtatagal, kaming 2 ni Gon matututo rin sa paggamit nun. Totoo yun, pero... Magandang umaga po! Magandang umaga! Naintindihan ko, wala akong balak na umuro sa pagtuturo. Ang totoo niya na marami pa ako tuturo sa inyo. Ginong Kiluwa, gusto mo na bang sumabay kay Sushi sa kanyang pagsasanay ngayon? Hindi, salamat. Ayaw ko maunahan ang aking kaibigan. Kapag tapos na ang pinangako sa'yo ni Gon, sasabayan ko siya. Ginong Kiluwa, pakisabi na lang kay Ginong Gon na pwede na niyang simulan ang pag-ensayo ng kanyang NEN. Araw-arawin niya rin ang pagsasanay ng 10. Siyempre, ganoon din sa'yo. Gon! Sinabi na nakasalamin na! Ha?
ibig sabihin nun? Ang sabi ko, hindi ka maaari mabigyan dito ng kontrata. Aaminin ko na sa'yo, humanga ako dahil madali mong nakita ang opisinang to na hindi nagpapatulong sa iba. Pero pasensya ka na, iho, dahil talagang hindi kita pwedeng irekomenda sa aking mga kliyente. Naiintindihan ko kung hindi ko pa nararanasan aktwal na trabaho. Hindi naman sa ganun. Ah? Hindi naman importante sa akin kung meron ka ng karanasan. Meron din akong kliyente na ang gusto ay mga baguhan. Pero, mas mababa ka pa sa isang baguhan. Anong ibig mong sabihin? Isa akong hunter at meron akong license card. Hindi to peke. Oo, totoo nga yung license card mo. Kaya lang, hindi pa rin natatapos ang pagsusulit mo, bata. Nakikita ko sa'yo. Anong sabi mo? Ano nakikita mo? Nakikita ko? Dito sa aking likuran. Wala kang nakikita? Bumalik ka na lang dito kapag kaya mo nang makita yon. Isa yon sa kondisyon na hinahanap namin. Ano bang nangyari? Wala talaga akong makita. Pero may nararamdaman akong kakaiba dun sa loob kanina. Ano kaya yon? Ano? Master, sana hindi ako magkamali. Baka magising ko mga nakakatakot na halimaw. Napasok na ako! Kiluwa! Naunahan mo na ako eh. Papunta na rin sana ako sa kwarto mo. Teka! Kamusta naman ang apili mo? Anong pila yung sinasabi mo dyan? Malakas yata ito! Ibang klase. Isang buwan pa lang, magaling na siya. Samantalang dapat na buwan siya nagpapahinga. Bakit magiging ka lang? Ayaw ka ba talaga? Ang katuan niyo, isang halimaw! Alam mo talaga kung katuan meron ka, ha? Baka dahil dito sa kinakain ko. Cropet? Oo. Napaka-kuripot talaga nito. Hindi ba meron ko sasabihin sa akin? Oo. Tignan mo. Ticket? Oo, pero hindi yan maordinaryong ticket, Gon. Para yan sa laro ni Hisoka. Alam mo pang sikat na sikat yan si Hisoka? Yung iba halos magpakamatay na makabili lang ng ticket. Pero dahil malalaro ako sa ikadalawang daang palapag, madali ako nakabili ng ticket para sa ating dalawa. Alam mo, marami akong narinig tungkol sa kanya dun. Pero talagang napakahusay niya si Hisoka. 11 beses na siyang nakipaglaban. 8 panalo at 3 talo. 6 patay. Doon sa 3 talo niya, hindi talaga siya nakipaglaban. Nagparehistro lang siya, pero hindi nagpakita sa mga tao noong araw ng kanyang pakikipaglaban. Masyado talaga siyang sumpungin. Sa madaling salita, kapag nakipaglaban si Hisoka, hindi siya matatalo. Tama. Adindi lang yun. Meron pang iba? Doon sa 11 laban na yun, nagawa lang naman ang katunggali niya ay 4 puntos. 3 beses na tinamaan at 1 beses na bumagsak. Sabi nila, lakas daw niya si Hisoka, pwede nang itapat sa isang hari ng palapag. Ha? Nakakatakot? Sinungaling, wala naman sa itsuri na natatakot. Asya nga pala, ang matinding na nakalaban ay yung Castro. 3 doon sa 4 na tamang tinamo ni Hisoka, si Castro daw ang may kagagawan. Siguro, ito na ang laban ng tadhana. Sa larong ito, mapag-aaralan natin ng konti kung paano siya lumaban. Makikita mo kung paano siya lumaban ng seryoso. Pero ayos lang kaya? Ha? Alam mo naman na nangako ako noon kay Ginoong Wing, di ba? Ha? Bakit naman hindi ka maaaring manood? Wala naman tayong gagawin masama! Manood lang tayo ng laban! Hindi pwede. Kapag pinanood mo ang laban ni Hisoka, para ka na rin nag-aaral lang, Nen. Papayaya kita, Ginoong Kiluwa. Pero ikaw, Ginoong Gon, mabuti pang magpagaling ka muna ng sugat mo. Maliwanag! Yun lang, magpahinga na kayo. Ang labo naman. Kiluwa.
Hindi pwede. Aakit na po ngayon ang elevator. Ako na lang mag-isa ang pupunta doon at i-video ko laban ni Hiso ko para mapanood mo. Aakit na po ngayon ang elevator. Ang halaga pa naman isang ticket, 150,000 na geni. Sa halaga nito, pwede na ako makabili ng isa pang libo. Mr. Chong Robot! Nakakasap talaga! Aakit na tayo ngayon! Sige, mauna na ako. Sige. Mukha yatang alam na nila ngayon kung bakit kailangan nilang pahalagahan ang amin na pagkasunduan. Kapag sila ay normal, kahit mahina ay lumalabas pa rin ng kaunti ang kanilang aura. Ang mga aurang yun ay nagpapaalala sa akin ng pagiging payapa ng isang ilog. Ano ba? Lalo lang tuloy gumugulong naman ang isip ko. Oras na ng labanan. Ngayon ay mapapanood na po natin ang pinakahihintay na laban ng tadhana. Ang mga manlalaro sa labang ito ay si Hisoka laban kay Castro. Magandang araw po sa inyong lahat. Kitang-kita po natin dito ang ring. Meron pa tayo isang oras na hihintayin bago magsimula ang laro ng tadhana. Ang unang malalaro ay merong walang panalo at tatlong talo. Pero ang mga talong yun ay dahil sa hindi nasinipot ang laban. Ang salamangkerong si Hisoka, ang kanyang makakalaban ay merong siyam na panalo at isang talo. Mula nung matalo siya kay Hisoka, nanalo naman siya ng siyam na sunod-sunod. Panahon na para makapaghigad ka si Castro! Ano? Naubos na yung Mr. Choco robot nyo? Opo, pagpasensyahan nyo na po sana. Teka muna, paano naman nangyari yun? Kasi nung isang araw may pumunta dito at pinilang lahat ng yon. Nung isang araw? Ako yun ah. Dalawang linggo po bago dumating isang pag-stock. Ganun ba? Bigyan mo na lang ako nitong juice. Maraming salamat po, mali kayo. Panoorin po natin ang ating interview kay Ginoong Castro kanina. Tama ka. Wala akong nararamdamang kaba ngayon. Dahil ang gusto ko lamang ay manalo. Basta gagawin ko ang aking makakaya. Aba, akala kong gorilla makikita ko. Palagay niyo mananalo kayo? Hindi ko itutuloy ang laban kung walang pag-asa. Ipapakita ko sa inyo, iba na ako makalipas ang 2 taon. Salamat. Pag-iingat kayo sa inyong laban. Maraming salamat. Totoo ka kaya nararamdaman niya? Alamig kaya ngayon. Ano ito? Ayun na siya. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Paano? Wala na siya? Nakaupo lang siya dyan. Paano niya nagawa yun? Hindi ko malang naramdaman. Nabuksan na kagad ang pinto at nakapunta sa likuran ko. Hindi, hindi maaaring mangyari yun. Nung sinilip ko siya, nakita ko pa siya nakaupo. Salita lamang siya biglang nasa likuran ko na. Posible. Paano niya nagawa yun? Pumunta ako dito para magpa-autograph sa inyo. Pwede? Nakakatuwa ka naman, Ginoong Kiluwa. Ha? Ang lahat ng manlalaro na nandito sa gusaling ito ay kinikilala ko mabuti. Siya nga pala, nasaan ang kaibigan mo? Ang galing mo ah! Mukhang marami kang nalalaman tungkol sa akin! Nag-iispiya ka ba sa akin? Hindi ah! Ang gusto ko lang mangyari, makita ang mukha mo ng malapitan! Talaga? At ano naman ang tingin mo sa akin, Ginoong Kiluwa? Mahusay ka lumaban! Maraming salamat. Ang ginawa mong pagtatago sa iyong sarili ay may kahusayan din, Ginoong Kiluwa. Kaya lang, kung gagawin mo ulit yun, sana ay bago ka palang umakyat sa palapag nito. Ha? Hindi lang ako ang nakakaramdam kapag may umakyat dito, lalo na kung ang darating ay katulad mo. Ibig sabihin, mula na tumapakap pa ako dito, alam niyo na kaagad. Tama ba sinabi ko? Ganun na nga. Pwede ba? Sige! Sandali! Ha? Yung nangyari pala kanina, paano mo ginawa yun? Patawad, pero hindi ko pwede sabihin sa iyon. Maaari tayo magkaharap balang araw.
Huwag kang mag-alala. Hindi ako tatagal sa lugar na ito para lang makipaglaban. Talaga? Pero sa nakikita ko, parang hindi na sinasabi ng iyong ora. Teka, nagbibiro lang ako. Makikita mo rin sa laban. Ah, oo nga pala. Paano yung autograph? Sige, ayos lang yan. Nakalimutan ko yata magdala ng papel eh. Sige, paalam. Ginong Kiluwa, hihintayin kita sa Battle Olympia. Alam kong kaya mo yun. Hindi ako interesado sa Battle Olympia. Maraming salamat sa paghihintay. Ito lang pinakihihintay natin lahat. Ang laban sa pagitan nila Hisoka at Castro. Ito ang kanilang muling pagharap sa pagitan ng dalawang taon. Sino kaya sa kanila magtatagumpay? Mananalo po ba kaya muli ang salamangkerong si Hisoka? O makakabawi na si Castro? Ito ang laban ng tanhana. Nagpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi mo ako tinalo makalipas ang dalawang taon, nasisiguro kung hindi ako lalakas ng ganito ngayon. Ano sinabi mo? Lumakas ka na ngayon? Ito lang ang masasabi ko. Simula nung talunin mo ko, lalo kong sinanay ang sarili ko, hanggang sa matalo ko ang siyam na manlalarong yun. Ginawa ko silang pampainit dahil alam kong darating ang oras na to at mag-aharap tayong muli. Talaga? Ang hirap pala na ginawa mo. Pero, may papangako mo ba naman sa akin na sa pag-aharap natin ito, igaganahan na ako sa'yo? Ano? Sigurado. Ngayon, ang laban sa pagitan ni Hisoka at ni Castro ay magsisimula na. Simula na! Puntos! Kalang kamay? Ganun kabilis nung pumunta siya sa likuran ko. Paano niya nagawa yun? Napakagaling! Lumamang na po ang malalaong si Castro! Hindi na iwasan ni Hisoka ang mabilis na kamay ng para espada! Isang punas para kay Castro! Seryosohin mo, Hisoka. Hindi na ako yung dati at hindi na ako magiging mabait sa'yo. Masyado kang mainip. Maging seryoso man ako hindi, wala ka na magagawa. Desisyon ko masusunod dito.